where the community of believers that demonstrates a living faith in the Lord Jesus guides to bring salvation to the lost and fulfill the expansion of God's kingdom agenda. To build communities of believers by full reliance in deep intimacy with the Lord, advancing the kingdom by all means possible, interceding forcefully for the pulling down of strongholds, teaching continuously for the empowering and sending out disciple makers, and harvesting souls with passion. Hello to everyone. Happy 16th year anniversary to the Church of the Living Faith. Ang bilis ng panahon. Patuloy natin tinatamasa ang kagandahang loob, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kahit sa mga panahon nitong pandemya ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at katapatan ang ating Diyos. At sa pamamagitan ng mga tapat, masugid, matulungin, at masipag na mga manggagawa, ay nagpapatuloy po ang gawain ng Panginoon dito sa Church of the Living Faith. Ang aking hangad ay higit pa tayong magpadalisay. Higit pa tayong magpakalalim. Higit pa tayong magtiyaga at magsipag. Nang sa gayon ay higit pa natin mapalawak ang kaharian at ang salita ng Panginoon. Pasasaan pa ba ang lahat? Darating ang araw na tayo ay magsisipag sayawan, hiyawan at magdiriwang sapagkat ang Diyos ay inalis na ng tuluyan ang pandemyang ito. Kaya, huwag tayong magpapapigil. Magpatuloy lang. Laban lang. Dahil ang Diyos natin ay nasa panig natin. Kakampi natin ang langit at walang imposible sa ating Diyos. Kaya walang iwanan, mga minamahal. Nandito lang tayo, kapit-bisig lang at magpapatuloy na mag-aalab para sa Panginoon. I love you all. Kingdom blessings, everyone. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun po, ano, excited po ba kayo? Parang hindi. Excited po ba kayo? Nga, kukwentuhan po kami ni Paring Ray. Sabi ko, mga kapatid na anniversary, parang hindi excited. Kaya naalala ko, tayo po pala part-time diesel. No, kinakailangan, painitin muna. Kaya sabi ko po sa ating pastor, pag po kayo tumayo, sigurado po, punong-puno na ang iglesia. But anyway, happy anniversary po. No, ang bilis po ng panahon. 17 taon na po pala tayo. No, parang kahapon lang, no, nagsisimula tayo. Sa hapon po kita, bago po tayo magsimula, meron po kaming inihandang maikling video presentation. Gusto lamang po natin na ibalik po sa inyo, ibalik po sa atin, no, yung mga memories po natin kung paano po tayo nagsimula bilang isang iglesia. Noong May 9, 2004, ay nasimula ng ating unang worship service sa isang garahe na katayan ng baka sa Barangay Nyugan, sa pamamagitan ni Brother Ben at Sister Chine ulit. Dahil sa unti-unting pagdami ng mga dumadalo ay nai-convert ito sa isang maliit na sanctuary. Makalipas ang 5 taon, naisilang ang unang satellite church ng CLF, ang CLF Navotas, na nagsimula ang ministry sa Navotas Fishport. Karagdagan pa rito, pinagkaloob ng Panginoon sa CLF na mabili
ang 168 square meters na lupa at mabayaran sa pamamagitan ng 5-year pledge. Pero alam niyo po, pagkatapos po ng 4 taon, napakasundoan po namin mga pamuno na bilhin na natin itong lupang kinatitirikan ng ating iglesia na sa kasunduan na tayo po ay maghuhulog buwan-buwan ng 20,000. Pinanawagan po natin yan sa lahat ng bawat isa ay maging bahagi ng proyektong ito sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng mga pledge. Noong 2010, nasimula ng expansion at rehabilitation ng ating church. Sa unang plano nito ay dapat magpapalit lamang ng mga plywood. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, ay naging isa itong major construction project hanggang sa lumaki ang ating church. Dahil sa patuloy na paglago ng ating ministry, ay unti-unti rin tayong nagtayo ng marami pang CLF satellite churches. Nakapagpatayo rin tayo ng second floor para sa iba pa nating ministry tulad ng kids ministry. Nailunsad din ang CLF Facebook page noong July 2016 upang mapalawak pa ang ating ministry sa pamamagitan ng technology. Sa huling 16 years ng CLF ay marami na rin tayong natulungan sa pamamagitan ng Gift to Jesus Project. Marami tayong mga kapatid na nabiyayaan ng relief goods, lalong-lalo na sa mga nasalanta ng Taal Eruption, Bagyong Rolly at Bagyong Ulysses. Ngayong COVID-19 pandemic ay maraming churches ang nagsara. Pero hindi tayo nagpatinag. Nagpatuloy tayo sa pamamagitan ng makabagong paraan upang mas marami pa tayong maabot sa Pilipinas man o sa ibang bansa, ang online platform. Sa 17th anniversary natin, ipinakita na ng Panginoon na mas marami pa tayong magagawang extraordinary, face-to-face man o online. Kaya, sabay-sabay nating gampanan ang CLF vision na We are the community of believers that demonstrates the living faith in the Lord Jesus Christ to bring salvation to the lost and fulfill the expansion of God's kingdom agenda. Happy 17 years mga ka-CLF! Alam po ninyo, isa po ako sa naging witness kung paano po tayo po nagsimula. Babalikan ko lang po ng konti. Anyway, hintayin po natin ating po mga kasamahan. Alam po ninyo, alam niyo po ba, after ng 17th years, ito po yung tamang petsa at saka tamang araw kung saan po tayo nagsimula. Nung pong May 9, 2004, yun po yung unang-una natin na gawain. At ngayon po, eksaktong-eksakto po na May 9, 2021. So, pagkatapos po pala ng 17 taon, bumalik ulit tayo sa tamang petsa. Kaya ito po ngayon talaga yung pong kapanganakan po ng ating iglesia. Amen? So, 17 years na po tayo, no? Parang kailan lang. Kinukwenta ko po ang taon ko noon po pala 37 years old lang ako. Eh ngayon po, nakakalbo na po tayo. But alam po ninyo, di naman po kaila sa inyo, no? Doon po sa iba. Di naman po kaila sa inyo, tayo po ay produkto po ng ating pong dating iglesia. Tayo po ay isang pamilya po doon, no? Masaya po tayo doon. Mangyari lang sa isang pamilya, nangyayari po talaga kung minsan di po tayo nagkakaintindihan. Minsan di nagkakaunawan. May mga bagay na meron tayong hindi mapagkasunduan. Kaya po, dumating po tayo sa sitwasyong ganun, na kaysa tayo ay magkasakitan, pinapanatili po natin na yung magandang relasyon po natin. Dahil naniniwala po tayo, pagkatapos ng mga maraming panahon, magiging magkaibigan ulit tayo. So yung ating pong pamunuan nung nakaraang panahon po, nag-decide po talaga sila na lumabas na lang na iglesia. Dahil nga po, kaysa magkasakitan po tayo, no, mas mainan na magpaparaya na lang kami. Labas po sila, labas, labas po. Ang problema po noon, kanina po nung inaalala ko po, ang naging problema po pala natin noon, nung mag-decision po tayo noon na lumabas, wala po tayong pagpaplano na pagtapos natin lumabas, anong susunod? No, na-imagine niyo po ba yung plak ng tupa, pinakawalan mo,
Pagkatapos walang pastol. Noong mga time na yon, ang ating pong pastor, hindi rin undecided kung siya ay sasama sa atin o siya ay mananatili. So, antupa, kalat-kalat. Salamat na lang sa Panginoon, mayroong mga kapatiran na maagap. Then, kung imagine niyo po, kung pagkatapos mo nang nag-decide tayo na, labas na tayo. Para huwag tayo magkasakitan, labas na lang kami. Salamat sa Panginoon, mayroon po mga kapatiran na masyadong maagap. Mga panahon pong iyon, mayroon pong kapatiran na, kumbaga, hindi nagpadala sa emosyon. Ang sabi ganito, sandali, yung mga naiwan po noon. Hindi po pwede anya tayo maghiwa-hiwalay na wala tayong plano sa susunod na linggo. Anong gagawin natin? Alam po ba ninyo? May ito po iyon, ang huli natin panambahan. May 19 na tao po ang naiwan po dito sa iglesia na to. Ano po ito? Maliit pa po ito, no? May 19 na tao po, nag-meeting po. Sabi, pinagplanuhan ko, ano gagawin natin? Gusto natin na magpatuloy ng panambahan, kaya lang wala naman tayong lugar. Gusto natin magpatuloy ng panambahan, wala naman tayong gamit kahit na ano. Alam po ba ninyo na nung tayo po ay magsimula ng iglesia, wala po tayo na nadala kahit na isang piraso ng toothpick. Lagi ko pong pinapatotoo yan. Kasi gusto ko pong makita po ninyo kung paano gumawa ang Diyos sa iglesyang ito. Napakahirap pong magtayo ng isang iglesia na kahit anong means wala tayo. Sabi po ng Brother Ben, napanood niyo po kanina, kung wala niya kayong magamit na lugar, gamitin niyo muna niya itong lugar na to. Itong lugar pong ito, hindi po ito katayan ng baka. Ito po ay lutuan ng dugo ng baka. So ito po, isang maliit na kubo po ito na pagkarumi-rumi. Marami po mga kawa ng baka si Brother Ben po noon na nakabalagbag po dyan. Pero ang sabi po na ni Brother Ben, kung walaan niya tayong magamit, gamitin niyo muna ito. Sa madalit salita po, natuwa po tayo, dilinis po ito ng kalalakihan. Ito po ay pinangunahan ng paglilinis ni Brother Rene. Kaya po si Brother Rene, siya po yung naging caretaker natin. Dahil sa simula pa lamang po, siya na po yung naglilinis nito. Kaya kung ngayon po, sa palagay ninyo, malinis po ang ating simbahan, mamaya po, pag-uwi, sabihin nyo kay Brother Rene, pare, okay ka. Pero kapag hindi malinis sa tingin nyo itong simbahan, sabihan nyo siya, Brother Rene, umayos ka. No? Para malaman niya po kung anong ginagawa niya sa iglesia ito. But anyway, ganun po ang nangyari. Nung po tayo magsimula, tayo po ay pinahiram ni Brother Ben ng lugar. Nakukumahog po tayo. Ang ginamit po natin sound system noon, isang karaoke lamang po. May mga kabataan po tayo noon na meron po sila sariling gitara. Yun po ang ginamit natin. Pagkatapos po noon, nung makapagsimula po tayo, after another week, eto na po, nagdatingan na po yung mga tupa natin. Kasi nabalitaan nila, nagpapatuloy ang gawain. Nang dumating po yung mga tupa natin, ang una po nating ginawa, naggawa po agad tayo ng pamunuan. No? Naggawa agad tayo ng mga diakono natin para at least may namumuno. Hindi po pwedeng may isang organisasyon na walang namumuno. So naggawa agad tayo nun. At pagkatapos po noon, pinag-isipan po natin ano ang ating identity, ano ang magiging pangalan ng ating iglesia. Bakit po naging Church of the Living Faith? No? Siguro po, nakarelate ang tao dahil nung tayo po magsimula, wala po tayong dala, kundi pananampalataya sa Panginoon na tayo kahahabagan ng Diyos, na tayo ay magtatagumpay sa mga papaplano natin. Ang totoo po niyan, yung pong Church of the Living Faith, yung pong pangalan po natin, ito po ay nakita po natin ito sa isang magandang jeep na pampasahero na bagong-bago. Ang nakalagay po doon sa kanyang windshield, Living Faith. Sabi ko, maganda ito, lalo't lalo pa, nakaka-relate ako doon sa ating pong karanasan. Kaya nung maglista-lista po tayo ng mga pangalan, ng mga church name na ating pong pinagpilian, ang nanalo po, Church of the Living Faith. So, di meron na po tayong pangalan, Church of the Living Faith. Ngayon, nung ito po, pare-register na po natin sa SEC, teka muna, meron tayong pangalan na iglesia, pero nasaan si Kristo? Ano, wala si Kristo sa ano? Kaya, sabi ni Pastorates, teka, dagdagan natin ang Church of the Living Faith, Christ-centered. Yun po yung story na, kaya labo po tayo. Church of the Living Faith, Christ-centered. Tapos sabi ni Pastor Abe, tinitignan ni Pastor Abe yung pangalan natin, sabi ni Pastor Abe, CLF pala tayo.
Sa kanya ko po unang nadinig yung acronym, yung letter na CLF. Eh, Pastor Rebe, silip na silip na. Eh. Sabi niya, eh, maganda ang kanyang vision. CLF, ganun po tayo nagsimula. Doon po nagmula yung Church of the Living Faith na naniniwala tayo, wala po tayong dali. Pananampalataya lang na kahabagan tayo ng Diyos. 2004 po yun. After 2004 hanggang 2009, naku, bakbakan po yan. Bigyan nyo lang po ako ng konting oras. Maganda po itong story to. Mula po na 2004 hanggang 2009, bakbakan po yan. Ano po ibig sabihin? Alam niyo po ba ang prayer meeting nung araw? Hindi po yan pinang-iimbita. Ang prayer meeting po nung araw, nasa sistema na ng kapatiran. At ito po, buhay na patotoo po ito nung mga panahon tayo nagsisimula. May mga kabataan na tatakbuhan. Habang ako po ay nasa kanto, bumibili ko ng pagkain ng pastor. Tatakbuhan yung mga bata. Sabi ko, siyempre, kilala ko, bro, bakit kayo tumatakbo? Kasi po late na po kami sa prayer meeting. Late na raw sila sa prayer meeting kaya sila tumatakbo. Nakita mo niyo yung urgency ng mga kapatiran. Alam niyo mo bakit? Nang mula po 2004 hanggang 2009, dalawa po hinihingi natin sa Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng pastor. Kasi nung tayo po magsimula, wala po tayong pastor. Puro manggagawa. Pangalawang hinihingi natin, Lord, sambahan. Bakit humihingi tayo ng setting sambahan? Nung araw po, ito po ay kubo. Ito po, open po ito hanggang dito. Ang may-ari po dito, mahilig sa aso. Ang dami-dami pong aso nakakalat habang nananambahan po tayo. Totoo po ito, hindi po ito joke. Hindi nananambahan po tayo, no? Nagsasayawan tayo. No? Talagang pilna-pilna mga kapatiran yung mga praise and worship ng araw eh. Tapos wala ka na, no? Dahil yung mga aso nga nakakalat, bigla yung aso ay eksena. Nagpapakanta nito yung worship leader. Tapos meron naglalamig na aso. Ano yan? Imagine nyo po, gamitin nyo po yung imagination nyo. Isang maliit na simbahan, kasayawan. Tapos bigla nakita po, nagkaanohan yung aso. Kaya humihingi tayo sa Lord, isang disenting panambahan. Prayer meeting, nagkakanta-iyak na yung mga tao, iyak na iyak, dahil kasi tagang nararamdaman na yung presence ng Lord. Pagkatapos biglang hihinto. Kasi doon po, nakalatag po ang banig. Pagkatapos, yung mga aso, kasalamuha po natin. Ang mga kapatiran, ang lalim na ng kanilang panambahan, talagang nagkakanda-iyak na sa presensya ng Panginoon, biglang hihinto. Yung pala, biglang magkakaroon ng hindi magandang amoy. Yung pong aso, palibasa kasalamuha po ng mga kapatiran, dumudumi po sa harapan na, sa tabi po ng mga kapatiran. Totoo po ito. Dumudumi po sa tabi ng kapatiran. Kaya yung panambahan naabala. Kaya sabi ng ang ating pong na namumuno po noon, Lord, bigyan mo po kami ng magandang disenteng simbahan. Noong mga panahon pong iyon, talagang tutok na tutok po ang tumutugod po sa panalangin noon si Pastor Abe, si Pastor Ed, Pastor Ates, Pastor Elmer, Pastor June Enriquez, sumulangit ng mga kanyang kaluluwa. Yung pong limang pastor na pong yan, tama po ba bilang ko? Sila po yung tumutukod sa panalangin. Ang prayer meeting po nung araw, hindi po 2 oras. 12 oras. Magmula po alas 7 ng gabi, hanggang alas 7 po ng umaga. Totoo po ito, ang mga kabataan dito na po natutulog. Ang hinihingi po natin, Lord, isang magandang panumbahan, ang pastor. Ang Pastor Alvin po noon, kung Pastor June at Pastor Elma nakakasama natin sa weekday, si Pastor Alvin siya yung regular nating guest speaker ng kada linggo. Guest speaker. Kasi hindi pa po siya nagko-commit noon. Ganun po tumakbo ang ating pong iglesia noon. 2004, after 5 years, sabi sa akin ni Brother Ben, Bro, makakalimang taon na pala tayo. Sabi ni Brother Ben, Pa, hinihingal po ako. Sabi ni Brother Ben, wala ata kayong plano umalis ha. Kasi ganun po kami yung biruan eh. Ma-close po ako sa patandang yon. Sabi ko, limang taon na pala tayo. No? Pero sabi niya, seriously speaking, sabi niya, gusto ko sana ibenta itong lupa na to. At gusto ko sana kayong bumili. Sabi niya ganun. And mga time na wala naman tayong pera. Sabi niya, ito ay 168 square meter.
Binibenta ko to ng 1.7 million, sabi niya pong ganun. Ngayon, kung gusto niyo, kunin niyo na. Mag-down kayo ng 500,000, kalahating million, at every month, maghulog kayo ng 20,000 every month, sabi nga nun. Pwede po ba ako makahingi ng tubig? Pasensya na po kayo, ha? Alam ko po, pastor po yung binibigyan niyo, eh. Kayaan niyo na po ako. Sabi po ni Brother Ben, ito ay 168 square meter. At ito, sabi niya binibenta ko ng 1.7, pero ang kanyang po requirements, mag-down kayo ng kalahating million. And every month, magbayad kayo ng 20,000. Sa isang community church po, mahirap po yun. Kasi ang miyembro po natin, puro average lang po. Puro average lang po ang ating pong ano. Pero ang requirements po nila, mag-down din ng kalahating million, every month, 20,000. Na-imagine niyo po yun. Kung 20,000 every month, ang ating pong mga kapatiran, average lang po. Iilan lang po ang mayaman dito noon. Paano natin mababayaran ito? Pero through prayer, through faith, kinol natin yun. Nag-down tayo ng kalahating milyon. Uy, may kalahating milyon pala si Elip noon. Meron po. Kasi magmula po 2004 hanggang 2000 ay nakaipon po tayo. Pero pagkatapos po natin mag-down ng kalahating milyon, wala na po tayong pera. Ang problema po ngayon, paano tayo magbabayad? At takot-takot na fundraising po ginamit po natin noon. Nagpa-seminar po tayo, nagpa-business forum tayo, nagpaalaga tayo ng baboy sa Batangas, pati yung pipirma ka lang, sisigilin ka ng kapatid na piso. Kada pirma, piso, bago po ginawa ng kabatayan, ginagawa na po natin yan. Hanggang sa pulburon, pinatulad po natin yan. Kasi lagi po natin sinasabi, parang sistema na intake, hindi ba alin pasinko-sinko, basta pinagsama-sama, madami po yan. Pero ang isa po sa pinakamagandang ibinahagi ng Panginoon na karunungan po sa atin. Alam niyo po ba, nagkaroon po tayo ng karunungan. Ang sabi ng Panginoon ganito, sabihin mo sa mga kapatiran, 168 square meter to 1.7 million. Nang dinibite ko po yon, nang dinibite po natin yon, ang isang square meter po pala nagkakalaga ng 10,119. O sabihin mo ng 10,000. Ang word ng Lord, i-motivate ng tao, i-encourage ng tao na mag-pledge. Ako po, sabi ko, ako, magpe-pledge ako isang square meter. Babayaran ko ng 10,000 to sa loob ng 5 taon. Kasi 5 years tayo magbabayad kay Brother Ben eh. Alam niyo po, no, dahil po sa ganong sistema, buwan-buwan may po mapasok pong pera sa atin. Hindi po natin namalayan. Sabi nga po rito, no, 2009 nagsimula po tayo. 2010, nagsisimula na po tayo magbayad ng 20,000. 2010 po, nagkaroon po ng malakas na pag-ulan, nananambahan po tayo, tumutulo po sa loob ng ating pong simbahan. Sabi po natin noon, magpapalit tayo ng bubong. Nang tingnan po nila Pastor Ed, ang mga hamba, puro anay na. Binagsak po namin yan, na ang aming pong pakailama, magpalit ng bubong. Pero iba po ang lead ng Lord, ang ginawa ng Lord. Sabi ni Pastor Ed, de, gumawa na tayo ng mga ano, poste-poste rito, bahala na. Basta makapera di unti-unti. Sipin niyo po, nagbabahid po tayo ng 20,000. Kwentahin niyo po. Tapos bigla tayo nagpagawa ng ating pong samba, ng ating pong building. Nung pong mga panahon na yon, tingnan niyo po kung may mga picture kayo. Pansinin niyo po, wala po si Brother Ray ng mga panahon na nagsisimula tayo. Alam niyo po bakit? Lagi ko po pinagpe-pray sa Lord yan. Lord, si Brother Ray po, palakarin niyo na po. At pag nakalakad na po, Lord, pag-extendin niyo po. Akala niyo po, Mira, no? Inano ko lang, kasi noong mga panahon na yon, pag si Brother Ray po nasa lupa, wala siyang trabaho. Pero kung nasa barko siya, at ano yan, anak ng Diyos yan, eh, faithfully tighter yan. Eh, faithful tighter yan. Eh. Iniisip ko lang po, noong mga panahon na yon, kapag tagni-tagni po natin, paano gumawa ang Panginoon? Ngayon, no, konbinyente na po tayo manambahan. No, konbinyente na po tayo ngayon, sama-sama po tayo nananambahan, giniginawa. Pasensya na po kayo nakaraan. Noong nakaraan po, hindi po natin hinina ng aircon, sadyang sira po ang aircon. Pero mabuti po ang Diyos, after po ng ilang panahon, atin na po ito. No? Yung po mga kapatiran, totoo po yun. Ang mga kapatiran nag-pledge, kaya akin po isang square meter. Ang kagandahan po niya, may mga kapatiran na may kakayahan,
pagkatapos ng isang square meter na mabayaran nila, wala pang 5 taon, humuha pa uli sila. Napagtagpi-tagpi po natin. Ganong kabuti ang Panginoon. Nagsimula ka sa wala, pero ngayon, tinan niyo po ang church. At isa pa po sa kagandahan dyan, nung tayo po ay nagsimula, binigyan po tayo ng mga kapatiran na mayroon pong kakaibang kakayahan. Sa physical, ganun po ang kwento. Pero yun po mga kapatiran natin, may nag-head ng prayer meeting, may nag-head ng Bible study, may mga kalalakihang gumampan, may kababaihang gumampan, pastoratis na naging overseer natin, at patuloy po tayo. Hanggang sa December 2004, sabi po ni Pastor Alvin, minating po kami, sabi niya, kinetake ko na ang challenge ng Lord. Ako na niya magpapastor sa inyo. Kaya noong 2004 ng December, nagkaroon na po tayo ng pastor, and the history nangyari na po lahat. Amen po ba? Mabuti po ang Diyos. 17 years na po tayo. Dinalaw tayo ng COVID. Kala ng COVID, kala ni Satanas, mapapahinto ng gawain natin. Pero may tinatayo ang Diyos. Si kapatid na Diyos po, binagkaloob naman sa atin para naman sa araw-araw po natin na hindi tayo nakikita-kita. Manonood po ba kayo? Meron pong panambahan po natin araw-araw. Pasi Kuya Diyos po ang pinaka namamahala po sa atin. Sa araw-araw na napapanood po natin. Amen po ba? Sige po, lahat po tayo tumayo. Lahat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat po o Diyos sa hapon pong ito. Tunay nga po, Panginoon, na nararanasan po namin at patuloy pa po namin nararamdaman ang katapatan po ninyo. Sa loob ng 17 taon, Panginoon, grabe! Grabe ang ginawa mo po sa bawat isa sa aming iglesia, sa mga kapatiran. Humihingi kami ng isang pastor, Panginoon. Nung nagsisimula kami, ang ibinigay mo po, sobra pa sa isa. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka at sa hapon pong ito, hayaan mo po na kami naman na magbalik, Panginoon, ng aming pong pasasalamat, ng aming pong pagsamba. Hayaan mo pong kami naman, Panginoon, yung mga katapatang pinagkaloob po sa amin, Panginoon, maibalik namin, Panginoon, sa pamamagitan ng aming pasasalamat, sa aming pagsamba. Hallelujah. Jesus. Ama, patuloy po kami, Panginoon, na namamanhik sa inyo, O Diyos, na sa mga susunod pang panahon, Panginoon, alam po namin, pahirap ng pahirap ang buhay. Pero kahit mahirap, Panginoon, ikaw ang may sabi na sa taong tapat, kahit kailan hindi ka nagkulang, Panginoon. Ang mga bagay na yan, Panginoon, ay aming pong pinanghahawakan. Na sinabi mo na kung uunahin ka namin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipagkakalubo po sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo po kaming turuan na maging tapat, Panginoon. Na huwag kami maabala, Panginoon, ang mga naranasan namin sa mga oras na ito, sa mga araw na ito, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kami po ay magtiwala. Patuloy, Panginoon, na aming pong pananampalataya, Panginoon, ay ma-practice namin, Panginoon, doon sa mga panahon na talaga namang niyuyugyug kami, Panginoon, ng mga pagsubok. Ikaw ang may sabi, O Diyos, ng lahat ng ito, naranasan na ng lahat ng tao, at kung dumating man ang mga pagsubok na hindi po namin kayang pagtagumpayan, Panginoon, tapat kang Diyos na ikaw ang magbibigay ng kalakasan upang lahat ng ito ay aming pumapagtagumpayan. Salamat po, Panginoon. Tunay kang tapat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na ikaw lamang ang aming itataas sa oras na ito. Ikaw lamang ang aming sasambahin at bibigyan ng pinakamataas sa kapurihan. Hallelujah. And Lord, we want to lift your name up high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal. Throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high.
And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, through all the earth and heaven above. And Lord, we want to offer mo, nasa kanan kaliwa mo at sa likod mo, at batiin mo siya ng isang maligayang anibersaryo. Ayan. And once again, welcome din po sa ating mga viewers sa ating CLF TV and sa ating Facebook page. Welcome po sa ating Sunday Anniversary Special. Amen, amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Ayan, dahil siya ay mabuti. Amen. Amen, amen. Sino-sino dito po dito yung ano, super excited na? Sino yung excited na para purihin ang Lord? Amen. Sino din yung excited na mga kasama, mga kapatiran niya para purihin ang Lord? Alam ko po, no, na the past few days or the past few weeks, eh, tayo po ay nakakapag-interact lang sa online. Amen. Minsan meron tayong conscious feeling na, ano na parang, ala, nakakahiyad kasi nasa bahay lang naman ako. Parang nahihiya kang magtaas ang kamay, nahihiya kang sumigaw, di ba? Pero ngayon, malayang-malaya ka kapatid para purihin ang Lord. Amen?
Ayan, malawak na malawak ang iglesia para sa pag-gembol, pagpalakpak, pagtaas muna kamay. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, kailangan lang natin magbabad sa presensya niya upang tayo po ay mapuno. Amen po ba? Sino ba dito yung nalulungkot sa mga nangyayari sa kapaligiran natin? Amen. Walang iniisa sa atin na natutuwa na may pandemya, tama. Pero isa lamang po ang assurance ng Panginoon that the joy of the Lord is our strength. Amen ba? Kaya kung nais mo kapatid na maging masaya, maging magalak sa despite of everything, kailangan natin, ano? Bumabad sa presensya niya. Amen po ba? Sige nga, palakpakan natin ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Let's all praise the Lord! Hallelujah! Sige, itaas muna natin ang mga kamay natin at ipalakpak. Let's sing! Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapalaoy, lubos-lubos, minsan ang ating kaawan, pilit natin na tambayan ng dami, at sa ating pagpumuri, ako'y lubos na lahat. Kay sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon, ang mga pagpapalaboy, lubos-lubos, minsan ang ating kaaway, pilit natin na tamayan ng dami, at sa aking pagpumuri, ako'y lubos na Babat,
buhay sa'yo. Isa pa. Sa presensya mo, Baba, sa iyong salita, Baba, ang sigreto mo, kung bakit ako masaya. Nasa namin ang kaginahawahan, Panginoon, ang kapayapaan, Ama, ang pag-ibig mo, Lord God, na dakila, Ama, maraming maraming salamat po, Lord. Tunay nga na ikaw ang manguna sa buhay namin, Ama, sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay nalulugmok, Panginoon, ng mga problema, Lord God, sa mundong ito, Panginoon. Magbabadla kami, ito'y pangako mo, napupunuin mo kami, Lord God, ng iyong presensya, Ama. Maraming salamat po, Ama. Hallelujah. Sige kapatid, patuloy lang na sa oras na ito ay tignan mo ang Panginoon na ano pa yung ginawa niya sa buhay mo the past few days, the past few months. Kung gaano ka ba niya paano niya pinuna ng mga pangangailangan mo, pinuna yung mga pagkukulang na nararamdaman mo sa buhay mo. Nais ko lamang po i-share sa inyo ang scripture sa Psalms 42, 1 to 3 and 9 to 11. Habang pinapakinggan niyo po ito, damhin niyo lang kung ano pa yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food and day and night, while they continually say to me, where is your God? Jump po ng verse 9. Sabi po dito, I will say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of my enemy? As with the breaking of my bones, my enemies reproach me. While they say to me all day long, where is your God? Last po, why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Tunay nga ng Lord, pinupuno tayo, amen po ba? Kagaya po, sabi nga, kagaya ng isang usa na laging uhaw sa Panginoon, laging uhaw, He pants for the waters. Ganon din po tayo mga anak niya. Sa gitna po ng mga kaguluhan na ito, ng ating bayan, no? Hindi maiiwasan sa atin na kahit anak po tayo ng Diyos, we get distracted, diba? We feel down, diba? Nafufrustrate tayo sa gobyerno, nafufrustrate tayo sa pamayan natin mga Pilipino. Pero ang nasabi dito, hindi po tayo iiwanan ng Panginoon. Kasi sabi niya, there is hope in God, for us shall yet praise Him. Sa kagitna ng ito, patuloy pa rin natin pupurihin at sasambahin ng Lord. Amen po ba? Sabi sa kanyang mga salita, diba? Tayo'y paghihilumin niya. Amen po ba? If we shall seek Him, amen po, the help of my countenance and my God. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na may hangganan ang pandemyang ito? May hangganan yung mga problema ang personal natin dinadaanan. Amen po ba? Kaya, kapatid, let's just continue to praise God. Amen? No? Nasa kabila ng lahat, ang isa lamang ang tugon natin, ayon sambahin siya. Amen po ba? Halo, sige kapatid, patuloy lang na tignan mo ang Panginoon sa oras na ito. Maging siya ang sentro ng pagpupuri mo sa oras na ito. Hallelujah. Jesus. Kung nais mong sumambit ng mga bagong papuri sa Kanya, gamit ang iyong boses, gamit ng iyong tinig, just let it flow, kapatid. More than any words,
more than any phrases, nais ng Lord na tingnan ang puso mo, anong nilalaman ng puso mo, ano ang tibok ng puso mo para sa bayang ito, kapatid, para sa iglesia mo. Oh, Jesus, purihin ka. Siya tanging Diyos may gawa ng lahat ng mabuti ang lahat ng nilikha mo'y sumasama sa iyo. Aming bayar, pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa iyo. Magbalad ang bahay na iyong ipinukot, magbalad ang bansang sa iyong lamang sumusunod. Maghari ka, manahan sa aming pagpupuri, ikaw prayer kapatid. Oh, si Yahweh ang tanging Diyos may gawa ng lahat ng mabuti ang lahat ng niti ako'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayan, pinupuri ka, itinataas, inadakila. Ang aming puso ay isa umaawit sa iyo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa iyo lamang sa puso na maghari ka. Aleluya, aleluya.
Yes, O God, mabal ang bayan na iyong ipinukod, mabal ang bansang sa iyo. Yes, O God, kami po ay sumasamba sa iyo. Maghalik at manasaan, ikaw pupuri, ikaw. Yes, God. Mapalad kami, Ama. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Pagkahit at manalang sa aming pagpupuri, ikaw na, O Diyos. Purihin mo ang Panginoon sa oras na ito. Oh, purihin ka. Ikaw lang, O Diyos, ang karapat dapat na sambahin, Ama. Ikaw lang, O Diyos, ang karapat dapat na purihin, Lord God. Walang sino man o walang ano pang man, Panginoon. Walang tunog ba sa kapangyarihan mo, Ama. Kaya karapat dapat ka, Ama. Purihin ka, Ama. Sambahin ka. Luwalhatiin ka. Sisa sa lahat ng iyong mga gawa, Panginoon. Sadyang perfecto ang lahat para sa amin, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Kaya, Lord God, sa oras na ito, magpapatuloy lamang kaming umawit ng kapurihan mo, Ama. Lord God, with all of our hearts and with all of our whole being, Panginoon, we shall say, Lord God, you are worthy to be praised, Father. Purihin ka at sambahin aming Panginoon. Tunay kang tapat sa habang panahon, O Jesus. Nakila ang pag-ibig mo mula noon, magpahanggang ngayon. Purihin ka at sambahin aming Panginoon. Tunay kang tapat sa habang panahon, Jesus, dakila ang pag-ibig mo mula noon, magpahanggang ngayon. Purihin ka at sambahin aming Panginoon. Tunay ka pa sa habang panahon, O Jesus. Nakita ang pag-ibig mo mula noon at magpahanggang ngayon. Purihin ka at sambahin aming Panginoon. Tunay kang tapat sa habang panahon, O Jesus. Nakita ang pag-ibig mo.
Jesus, dakila ang pag-ibig mo. Mula magpahangga ngayon. Isang pa, purihin ka. Purihin ka. Jesus, tatanggapin mo lang lahat ng ito, Ama. Panginoon. Aming Diyos, aming Ama. Tunay kang kasama sa habang panahon, O Jesus, dakila ang pag-ibig mo. Mula noon, magpahanggang ngayon. Mula noon, magpahanggang ngayon. Sige kapatid, alalahanin mo ang Diyos mula noon hanggang ngayon. Sambahin ka, purihin ka, nakinain ka, at huwag hamihin ka, Ama. Lord God, hallelujah! Sige ka pa rin, purihin mo, Panginoon, palakpakan mo, Panginoon. He deserves this, kapatid. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Sige nga, kapatid, isang malakas na. Hallelujah! Hallelujah! Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Amen, amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan, tatawagin ko na po si Pastor Retes. Happy 17th year anniversary, mga kapatid. Amen po ba? Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po ang Diyos. At happy Mother's Day po sa mga kapwa kong nanay, kapwa kong mga lola. Patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon. O, purihin po ang Diyos. Alam niyo po, sa 17 years, actually hindi lamang po 17 years kasi, ano ba yun? 1989, nagaling na kami sa kabila. Ang masasabi ko lang po, napakabuti ng Panginoon. Amen? Na sa atin po mga paglilingkod, may mga trials. Dahil po kasama po yan sa pagdadalisay ng Panginoon. Pero hindi pa rin malagpasan ang kabutihan ng Panginoon na kanyang ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Amen po ba? At kaya po, salamat po at ang iglesia pong to, katulad nga po ng atin pong narinig. Yun po lahat ay naging posible dahil sabi nga po ng atin pong senior pastor, dahil sa mga tapat, mga masisipag, na manggagawa, na naging kabalikat. Kaya po nagpapatuloy mula noon hanggang ngayon ang gawain ng Panginoon sa CLF. Kaya alam ko po, na ang atin po mga pagpapagal, hindi po yan mawawalan ng kabuluhan. Amen po ba? Lahat po ng ating paglilingkod, hindi po sa CLF, dahil ang atin pong paglilingkod sa bawat isa sa iglesia, ito po ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya ang Panginoon din po ang magre-reward sa bawat isa. At ayon sa kanyang kagandahang loob, ay kanya pong patuloy na ipadadaloy sa lahat ng Church of the Living Faith na Botas, Batangas, Valenzuela, Pulilan, saan pa ba? Malabon, praise God. Amen po ba?
Dahil tayo po ay kaisa sa mga anak ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Salamat din po sa Lord. At si Brother Ray po ay nakauwi. Praise God. Kala ko po 15 days ang kanya pong quarantine. Pero tatlong beses po silang naswab. At magpapatotoo po yan. May part 1, may part 2, may part 3, may part 4. Ere-record. Para po, bahala na po si Josh yun. Kaya magsisimula daw yan. Excited po yan magpatotoo. Okay, so excited na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Okay, sa hapon pong ito, ay dahil po ay ating anibersaryo, tayo po ay nagagalak sa hapon pong ito na atin pong makasama ang isa pong lingkod ng Panginoon. Siya po ay pamangkin na po, no? Pamangkin ko na po siya. Inaanak sa kasal at dalawa na po ang kanyang anak. At siya po ay staff po ng 24 years doon sa Christ is the Answer po sa Bustos, Bulacan. Ito pong lingkod po ng Panginoon ay graduate po sa Bethel Bible College. Meron po siyang dalawang anak, malalaki. Ang isa pong panganay niya, kaalis lang. Sumakay din po sa barko ni na Brother Ray. Purihin po ang Panginoon. At nakikita ko lang po, na witness ko po itong buhay po ng pastor pong ito. Dahil po nung ako po ay, no, nung mga kabataan pa, madalas po yan sa amin. So hindi po lingid sa akin pong paningin. Kitang-kita ko po kung paano nila napagtagumpayan ang matinding pagsubok sa buhay. Kasama na po dyan yung mga, no, yung mga kakapusan sa buhay. Pero alam nyo po, naniniwala ako dahil sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, ay sila po ay binigyan ng biyaya ng Panginoon upang mabiyayaan ng mga pagpapala na hindi nagkukulang. Kaya mga kapatid, atin pong i-welcome sa atin pong kalagitnaan ang atin pong tagapagsalita ngayong gabi, Pastor Danny Sonio. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Purihin po ang Panginoon. Praise God. At medyo tayo po'y naninibago dahil hindi po tayo sanay sa pandemya. Ako po humingi ng, humingi po ako ng humanin at kung pwede po, tatanggalin ko po itong aking face mask. Face shield na lang po. Ako na lang naman po nasa stage. Para makita nyo po naman ang aking kagandang lalaki. Praise God. Una po ay dinabati ko po ang dakilang ina ng Happy Mother's Day po. Doon po sa daanan namin, nandun ang nanay ko. At meron akong narinig na paalala na dapat tayong mga anak, abang nandiyan pa yung mga magulang natin, no? Yung nanay natin, ay batiin na natin sila. Dahil pag wala na sila, hindi na po na natin sila mababati. At ako po ay nabibless sa iglesyang ito. At alam ko po na ang Diyos ay patuloy po na kumikilos sa iglesia pong ito at sa bawat isa sa inyo bilang mananampalataya. At ako po'y naniniwala na meron pong mensaheng Panginoon sa oras na ito. Amen po ba? Praise God sa 17 katapatan, taon na katapatan ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at iniling ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Awit, Kapitulo 40. Babasahin po natin yung versikulo 1 hanggang 5. Psalms chapter 40, verse 1 to 5. Sundan nyo na lamang po abang binabasa ko ang salita ng Panginoon. I waited patiently for the Lord to help me, and He turned to me and heard my cry. He lifted me out of the pit of despair, out of the mud and the mire. He set my feet on solid ground and steadied me as I walked along. He has given me a new song to sing, a hymn of praise to our God. Many will see what He has done and be amazed.
they will put their trust in the Lord. Oh, the joys of those who trust in the Lord, who have no confidence in the proud or in those who worship idols. O Lord my God, you have performed many wonders for us. Your plans for us are too numerous to list. You have no equal. If I tried to recite all your wonderful deeds, I would never come to the end of them. Sa panahon po ngayon na tayo po ay nasa gitna ng pandemya, ay kinakailangan po natin na makaranas po ng kalakasan mula sa Panginoon. Sa gitna po ng pandemya ngayon ay marami pong mga tao ay sila po ay natatakot. Puro po negative ang nasa isip ng mga tao ngayon. Marami ay nangangamba sa kinabukasan at kung ano na ang mangyayari sa pandemyang ito. At mula po last year nang dumating po ang pandemya, ito pong COVID-19, ay marami po ay nagulumihanan, marami po ang nakaranas ng stress. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mukhang stress po ba? Hindi po alata, no? Praise God, marami po mga tao ngayon ay stress at nakakaranas po ng depression. Tumaas nga po ang bilang ngayon ng mga nagpapakamatay, no? At sabi nila, marami po ngayon ay nasisiraan po ng bait. Marami po ngayon pumapasok sa Mandaluyong dahil po sa sobrang depression, dahil po sa sobrang hirap ng kalagayan natin. Marami po sa atin, mga Pilipino, ay nakakaranas ng discouragement. Lalo na po yung nasa larangan ng mga negosyo. Diba po? Marami pong saradong mga kumpanya ngayon at marami mga nalayoff na mga manggagawa. Wala na po silang trabaho. At hindi po tayo tiyak ngayon ng ating future. Nandito po yung insecurity. At marami po ay nawawala na po ng pag-asa. At nandyan po yung kahirapan, ang kabigatan ng buhay. Dito po sa ating binasa sa aklat po ng awit, ay makikita po natin ang sumulat ng aklat ng awit, Kapitulo 40, ay siya po ay makikita natin na nakakaranas ng kabigatan, ng kahirapan. Siya po ay depressed, nasa gitna ng depression, nasa gitna po ng difficulties. Yun po yung kanyang karanasan. At ang sumulat po ng aklat na ito ay si Haring David. Sinulat po ito ni Haring David. At ito po ay nagpapakita kung ano po yung kanyang karanasan. Siya po ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng difficulties. Meron pong mga suliranin na nandyan po sa kanyang buhay. Katulad po ng ating pong sitwasyon ngayon sa ating pong kalagayan ngayon dito po sa COVID, ay sabi po ng salita ng Diyos, sabi diyan, but the good news today is we can overcome our life difficulties and stress in our lives with the help of our Lord. Amen po ba? Na bagamat tayo po yung sa gitna ng pandemya, nandun po yung sobrang kahirapan, mabigat po ang sitwasyon, ay tayo pong mga Kristiyano ay makatitiyak na tayo po ay hindi po pababayaan ng Panginoon. At ang Panginoon ang tutugon ng ating mga pangangailangan. Mantakin po natin, no, magmula nung last year, lalo na po last year, mas mahigpit, talagang lockdown. Diba po, walang lalabas, walang nagtatrabaho, sarado lahat ang mga business. Paano na po yung ating pang-araw-araw na pangangailangan? Saan po natin kukunin? Marami po ang naghirap, pero purihin po ang Panginoon sapagkat dumating po ang panahon o tumakbo ang panahon. Ay bagamat nandyan tayo sa gitna ng pandemya, ay hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen po ba? O yung iba po sa atin, hindi halata na
hindi po tayo kumain. Tayo po ay nakaranas ng gutom. Talaga pong binuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. So, ang pangako po ng Panginoon sa atin ay sa gitna po ng mga kahirapan na ito, kabigatan ng buhay, ay siya po ang ating magiging kalakasan at tayo po ay itataas ng Panginoon. Kaya nga po pinamagatan ko po ang aking pong ibabahagi, "You raise me up." Paano po itinaas ng Panginoon si Haring David sa panahon po na ang kanyang pong buhay ay nasa gitna po ng kaguluhan at ng kahirapan? Sabi po ng salita ng Diyos, sabi po rito sa verse 2, how God raised David up from the pit. Sabi po sa verse 2, sa balong malalim na lubang maputi, inihaw niya at buo'y inalis. Sinasabi po ni Haring David na bagamat siya po ay nahulog doon po sa balong malalim. Sino na po sa atin na nakaranas na nalaglag sa imbornan? Di ba po, napakahirap, lalo na pag yung malakas po yung ulan, di ba, baha, tapos naglalakad tayo, at di natin alam na meron pala pong butas doon, may imbornan po pala ron, at tayo po ay nahulog doon, o merong nahulog doon, di ba po, napakahirap ng kalagayan na mahulog ka doon sa malalim na lugar. Dito po ay pinakikita na si David po ay nakaranas po siya na siya po ay nahulog sa malalim, sa balong malalim. At ang sabi po ng salita ng Diyos diyan ay hindi lamang po basta balon. No? Hindi lang po basta malalim na balon, kundi sabi doon ay lubang maputik. So kung isa sa larawan po natin, yung tinatawag po dito ni David na kung saan po siya nalugmok, ay parang kumunoy. Kumunoy po ito, no? Na malalim na lugar at tapos po putik. So, alam naman po natin na kapag ang isang tao ay pag siya po'y lumubog sa kumunoy, eh hindi na po siya makakalis doon. No? Sigurado po na siya po ay mamamatay doon. At napakahirap na ikaw ay malubog doon sa kumunoy. Ito po yung sitwasyon ni David ng mga panahon na yun, ang sinulat niya ang aklat ng Awit chapter 40. Para po maunawaan natin ay pag-aralan natin, sino po ba si David? Sino po si Haring David? Yung po sa kasaysayan o sa pag-aaral, sabi po ay si David ay was the youngest of 8 sons of Jesse. Isa po siyang farmer, a shepherd from the tribe of Judah. Sabi po, David spent much of his boyhood attending his family flock. Ang kanya pong profesyon, ang kanya pong laging ginagawa o trabaho ay tagapag-alaga lamang po ng tupa. At isang araw po, sabi diyan, one day he was summoned from the fields by the prophet Samuel, who anointed him king of Israel while Saul was still king. Yun po yung istorya ng buhay ni David. Magmula po doon sa pagiging shepherd, pag-alaga po ng mga hayop, ng tupa, lagi po siya doon sa bukid, ay siya po ay pinili ng Panginoon. At siya po ay inilagay ng Panginoon bilang maging hari ng Israel. David, God chose him to be a king and a warrior. Kaya po ito po si David ay masasabi natin na matisig, talaga pong isa po siyang warrior, no? Na talagang successful servant of God. Pero isang araw po ay sabi po diyan, David commit sin against the Lord. Sa kabila po ng lahat ng mga bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon,
sa kabila po ng tagumpay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, mga pagpapala, at inilagay siya ng Panginoon bilang maging hari ng Israel, ay siya po ay nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Sabi po yan sa 2 Samuel chapter 11. Ano po ang nangyari dyan? Habang po ang bansang Israel ay nakikipaglaban sa kanilang kaaway, ay si David po bilang hari, commander-in-chief ng Israel Army, hindi po siya sumama doon sa labanan. Nandun po siya sa kanyang palasyo, no, sa kanyang balkonahe. At siya po ay nag-relax-relax. No, parang mga Kristiyano po, no? Na pagka walang problema, walang suliranin, walang kabigatan, ay nagre-relax, hindi po nananalangin. Nakakalimutan na magbasa ng Bible, hindi na nag the devotion, okay? At pagka mayroong mga gawain, may mga Bible study, marami ng dahilan, no? Nagdadahilan na. Ganun po si Haring David, na dapat siya po'y nakipaglaban para sa Panginoon. Ngunit nung panahon po na yon, nag-relax siya. At yun po yung nangyari sa 2 Samuel chapter 11. Siya po ay tinukso ng kaaway. So, dumating ang matinding pagsubok, ang tukso po sa kanya. Nakita niya po doon si Bathsheba na naliligo. At doon po sa pag-relax niya po, wala po siyang ginagawa, ay natukso po siya. At siya po ay bumagsak sa kasalanan at nagkasala po siya sa Panginoon. Ano pong kasalanan ang ginawa ni Haring David noong mga panahon na yon? Una po, King David commit adultery. Okay? Nagkasala po siya na dapat lingkod siya ng Panginoon. Mamuhay siya na mayroong kabanalan. Pero dahil po nagkulang siya, nag-relax siya sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, sa paglilingkod niya sa Panginoon, ay nag-commit po siya ng adultery, and then hindi pa po siya tumigil sa kasalanan ito. No? Pinangatawanan niya pa ang kasalanan at sinundan niya pa, at siya po ay muling nagkasala sa Panginoon, at ito po yung kasalanan ng pagpatay, murder. Bakit po nagkasala ng pagpatay si Haring David? No, wala naman siyang pinapatay, no? Maliban doon sa mga kaaway, no? Ang nangyari po kasi, yung asawa ni Bathsheba na tapat po kay Haring David, ay siya po'y nakikipaglaban para po sa bansang Israel, para po sa Panginoon, para sa kanyang hari. Ano pong ginawa ni David? Na para masolo niya si Bathsheba, no? Ay pinadala niya si Uriah, ang asawa ni Bathsheba, doon po sa sa matinding labanan. Parang sinama niya ron sa Sap 44. Sa mama sa pano. Oh, pinapunta po doon. At talagang ano po 'yon, yung labanan na 'yon. Talagang patayan po doon, wala nang nakakabalik. So, yun po yung ginawa ni Haring David. Sinadya niya ang kamatayan ng kanyang apat na lingkod, na kawal, asawa ni Bathsheba. At dahil po dyan, dahil po sa kasalanan ni David, no, yung mga pagpapala, mga blessing po ng Panginoon, yung tagumpay na ibinigay sa kanya, ay unti-unti po itong nawala na. No? At unti-unti po na ito po'y napalitan ng mga kaguluhan, ito po'y napalitan ng mga failure sa buhay po ni Haring David. At dahil po sa kanyang kasalanan, ay naranasan niya yung mga problema. No? Na sabi po sa 2 Samuel chapter 12, verse 16 to 19, dahil po sa kasalanan ni David, siya po ay nagkaroon ng suliranin sa kanyang pamilya. Okay? Ano pong nangyari? Yung kanya pong anak na si Absalom at ang kanyang kapatid na si Tamar ay
meron pong isang anak pa si David na si Amnon. Ano pong nangyari doon? Sa 2 Samuel chapter 12, verse 16 to 19, nagkagusto po si Amnon doon sa kanyang half-sister na si Tamar. So, pinwersa niya po ito. At pinagsamantalaan niya. Dahil po doon, magalit po si Absalom at sa bandang uli, gumawa ng paraan si Absalom para patayin niya po si Amnon. Mga anak po yan ni Haring David. At hindi lang po yan ang mga problema na naranasan ni Haring David dahil po sa kanyang kasalanan na nagawa sa Panginoon. Sabi diyan, David had trouble of his crown. Sa kanya pong kaharian, sa kanya pong trono, ay nagkaroon po ng malaking problema. Nagkaroon po ng conspiracy at nagkaroon po ng kudeta. Yan. Gusto po nilang alisin at tanggalin si Haring David sa pagiging hari ng Israel. At alam niyo po kung sino po yung gagawa na ito. Walang iba kundi ang kanyang sariling anak na si Absalom. Nagrebelde sa kanya ang kanyang anak na ito. Ito pong lahat ng mga suliranin ito. At sa pakikipagdigma po ng Israel, sa kanila po mga kalaban, unti-unti sila po ay nagagapi na. No? Sila po ay natatalo na ng kanilang mga kaaway. Talagang chaos ang paghahari na ni David sapagkat ito po ay bunga ng kanyang kasalanan sa Panginoon. Ito po yung tinatawag ni David na malalim na balon na kung saan ay dun po siya nahulog. Wala na pong, sabi po ng Biblia, we are one time fall in the pit of sin in our lives. Wala na pong lalalim pa na balon at punong-puno ng putik, marumi, mabaho, wala na pong lalalim dyan sa kasalanan sa paningin ng Panginoon. Yung kasalanan po, sabi po ng salita ng Panginoon, sabi niya sa Romans chapter 3, verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At tayo po, hindi lamang si David, tayo pong lahat, ang sabi ng Biblia ay nagkasala, we commit sin in the eyes of God. Hindi po tayo nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. No? Walang mayaman, walang may pinag-aralan, no? Walang pinipili ang kasalanan. Lahat po ay nagkasala, ang sabi ng Biblia, all have sinned. Walang exemption. No? Lahat po tayo ay makasalanan. At sabi po ng salita ng Diyos, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun po yung bigat ng parusa ng ating mga kasalanan. Tayo po ay parurusahan. No? Bukod po dun sa kamatayan. No? Dati, nung wala pa pong kasalanan, hindi po namamatay ang tao, si Eva at si Adan. Nilika po sila na dapat mabuhay magpakailanman. Ngunit dahil po sa kanilang kasalanan, ang kabayaran po nun ay kamatayan. At bukod po sa kamatayan, ay meron pong kaparusahan mula sa Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos, ang mga makasalanan, namumuhay sa kasalanan, ay inaaring kaaway ng Panginoon. Wala tayong relasyon sa Diyos, malayo tayo sa Panginoon. At ang kasalanan ay magbubunga sa atin ng kahihapan, kaguluhan, karamdaman, kamatayan, at kaparusahan doon po sa impyerno. Pero purihin po ang Panginoon, katulad po ni David, siya po ay nakaranas na kung saan ay bagamat siya po ay lugmok, siya po ay nandoon sa malalim, na balong malalim na punong-puno ng putik. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sabi po dyan, verse 1, sabi niya, sa Diyos na si Yahweh, matyagang nagintay ang aking panagoy, kanyang pinakinggan, at sa balong malalim na lubang maputik, inahaw niya at dooy inalis. Napakaganda po na bagamat si Haring David po ay nagkasala, ay natuto po siyang lumapit sa Panginoon at magbalik loob sa Panginoon. Siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Kaya po sinulat niya yung
Awit, kapitulo 51, sabi po rito, sa verse 5, ako'y masama, nabuhat ng isilang, makasalanan ng ako'y iluwal. Verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas, ako'y linisin, sala ko'y ugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Verse 8, sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanginay muling palakasin. Verse 9, ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay papauwiin. Verse 10, sabi po ng salita ng Panginoon, sabi ni Haring David sa Panginoon, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo Diyos ng bagong damdamin, at sa iyong harapay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y pag-ariin. Verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Purihin po ang Panginoon, bagamat tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nalalayo sa Diyos, tayo po'y bumabagsak, at tayo po'y nalulubog doon sa balong malalim na punong-puno ng putik, marumi, at tayo po ay bumabagsak sa kasalanan, no? Ang dapat lamang po nating gawin, tayo po ay muling magbalik sa Panginoon. Amen po ba? Matuto po tayong magpakumbaba sa Panginoon at tayo po ay humingi ng tawad. Ito po yung naranasan ni Haring David sa kanyang buhay. All this was the results of David's sins. All these troubles, all this depression, all these difficulties, sabi yan, against the Lord. But David wait patiently to the Lord and ask forgiveness to save him. Kaya nga po sabi niya sa Psalms chapter 51. Mga kapatid, sa umagang ito, we are one time pool on the pit. Minsan ay tayo rin po ay nahulog sa kasalanan. Tayo din po ay makasalanan. Tayo din po ay nagkasala. Pero purihin po ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil po sa kanyang, sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan sa krus, inalay niya ang kanyang buhay. Ito po yung krus. Ay tanda po na bagamat tayo po ay makasalanan, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon at nagtiwala sa Panginoon, ang Panginoon po ay handa tayong patawarin at linisin sa ating mga kasalanan at handa niya po tayong alisin doon po sa malalim na balon na may maruming putik. Ito po yung malalim na kasalanan ng ating mga buhay. Si Jesus po, si Jesus lamang ang ating pong tagapagligtas. Amen? Ang sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, walang sino man sa silong ng langit na pangalan ay pinagkaloob upang tayo ay maligtas maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise God! Palakpakan nga po natin ang Panginoon! Naalala ko po nung May 1991, nung ako po ay nasa mundo pa po, namumuhay pa sa kasalanan, ako ay punong-puno ng bisyo, nung panahon po na yon, ay talagang kargado po ako noon sa pinagbabawal na gamot. Punong-puno po ako ng bisyo. Talagang alak, droga. Sa madaling salita, ako po ay na-overdose. Nakatulog po ako. At doon po sa pagkatulog ko, ay hindi na po ako magising. At nakita ko na po yung mga nakakatakot na mga maliliit po yun eh. Parang duwendi. Nakakatakot po sila. At alam niyo po, nakahiga po ako sa sala. Nakita ko po yung katawan ko. No, imiwalay po yung kaluluwa ko. At yung nakakatakot na nilalang na ito, binuhat po nila ako. Pilit nila akong nilalabas doon sa pintuan namin. Nung sinilip ko po yung labas ng pintuan, ay napakadilim. Natakot po ako. Sa loob-loob ko, pagka nadala ko nitong mga nilalang na to, hindi ko alam kung saan ako dadalhin, pero nakita ko po, madilim at napakalalim. Parang pakiramdam po, impyerno na yon, kasi takot na takot ako.
At alam niyo po, talagang pinipilit ko na magising. Ginagalo ko yung aking mga daliri, yung kamay ko, paa ko. Di po ako magising. Talagang binubuhat na po nila ako. At nung panahon na yon, bumalik po ang salita ng Panginoon sa aking pong kaisipan, sa aking puso. Kasi sabi ng salita ng Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan ang bawat salita na nagmumula sa Panginoon. Alam niyo po, yung laman ng isip ko noon na salita ng Diyos, isa lang. No? Sabi ng salita ng Panginoon, those who call upon the name of the Lord shall be saved. No? Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Yun po yung nakatanim sa isip ko. Kasi bakit po nakatanim yun? Kasi yung kuya ko noon, sa parlang po yung born again sa amin, no? Sinisira niya kami ng Word of God, pero hindi po yung nagsasalita. No, ang ginagawa ng kuya ko, pag nagsisir siya, magsusulat siya. At nilalagay niya po doon sa igaan namin, sa kusina, sa pintuan, sa bintana. So, lagi ko pong nababasa yon. Those who call upon the name of the Lord shall be saved. No, nung yun po, hindi po ako magising doon sa aking pagkakatulog, sa pagiging overdose ko po. Ay, naalala ko salita ng Panginoon. Pero sa una po, ayaw ko pa. Kasi alam ko eh, na pagka tinawag ko ang Panginoon, pangalan ng Panginoon, ang ibig sabihin nun, kailangan kong isuko ang aking buhay sa Panginoon. Kailangan kong talikuran ang aking kasalanan. Kailangan kong alisin ang lahat ng aking bisyo. Eh, nung mga panahon na yun, ayaw ko pa. Enjoy pa po ako sa kasalanan. Pero nung nakita ko na talagang disibido, yung mga nakakatakot na nilalang na yun, at ako na idadalin doon sa napakalayo, napakalalim na lugar, tinawag ko po ang pangalan ng Panginoon. 5 letra lang po ang binigkas ko. Sinabi ko sa isip ko, Jesus. Jesus. Yan lang po. At alam niyo po, nung binigkas ko yun sa isip ko, ay bigla po ako nagising. Nagising ako ng gabing yon. At nung ako po ay nagising, ako po ay lumuhod at mingi po ako ng tawad sa Panginoon, umiyak po ako sa Panginoon at sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan, yung lahat ng aking mga bisyo, lahat po ng aking mga nagawa na hindi niya kalooban. Ay mingi po ako ng tawad at nung gabi pong yon, nung May 1991 na yon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula noon, ay ang Panginoon na po ang naghari sa aking buhay at naranasan ko po ang pagliligtas ng Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa lamang po ang makakaalis sa atin sa malalim na lugar, na balon, na punong-puno ng maruming putik, malalim na kasalanan sa ating mga buhay. At sabi pa po ni David John, sabi po sa verse 2, paano siya itinaas ng Panginoon, how God raised David up. Sabi diyan, ligtas na dinala sa malaking bato. Verse 2, sabi diyan, I set my feet upon the rock. Pagkatapos po alisin ng Diyos, ng Panginoon, si David, doon sa malalim na balon na napaka-rumi at punong-puno ng putik. No, inalis niya ron si David. Ay inilagay ng Panginoon si David sa matibay na bato. No, sa matibay na bato. Upang si David po ay siya po ay makapagpatuloy sa kanyang pong tawag sa Panginoon, sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At dito po natin makikita na sa ating mga sarili, wala po tayong magagawa. Amen po ba? Wala po tayong magagawa. Sabi po, it's not by might, it's not by power, but by the Spirit, says the Lord. At sabi niya po, apart from me, you can do nothing. Kung wala tayo sa Panginoon, kung malayo tayo sa Panginoon, wala tayong magagawa, katulad tayo ng sanga, na kapag tayo po inalis sa puno, yung sanga po na yon ay malalanta, mamamatay, mabubulok, ganun po ang buhay ng tao, ang buhay natin, ang bawat isa sa atin, kung wala ang Diyos, wala po tayong magagawa sa buhay natin. Sabi po sa Psalm chapter 78, verse 35,
and remember that God was the rock and the Most High God is the Redeemer. Sabi niya sa Psalm chapter 18 verse 2, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler, the horn of my salvation, and my high tower." Hallelujah! Ang Panginoon lamang ang ating kalakasan, sa lamang ang ating katugunan, sa lamang ang lahat sa buhay natin. Sabi diyan, is our fortress. Alam niyo po ba yung fortress? Kung saan po yung ginagamit? No? Sa paggera po. Yan po yung kanilang tanggulan upang hindi po sila mapasok ng kaaway at sila po ay magtagumpay. Pag dumadating po ang mga bagyo, no? Ang mga super typhoon, no? Pag meron pong fortress, yun, nakakatiyak po tayo na tayo po ay safe and secure. Sabi nga, ang Panginoon, ang ating deliverer, siya lamang ang ating tagapagligtas, siya lang ang ating kalakasan, is our strength. Dapat sa kanya lamang tayo magtitiwala. Katulad po sa ating pong buhay ngayon, sa gitna po ng pandemya, no? Hindi po tayo makakalagay ng ating tiwala, no, sa mga bagay sa mundong ito. Kayamanan. Maring sabihin ng iba, kahit may COVID, umayaman naman ako. Walang mangyayari sa akin, sigurado ako. Pero, paano pagka ang kayamanan, hindi ba pwede? Hindi mo ba gagamitin? O, palagay mo na meron kang 1,000,000. Malaki po ba yun? Maliit. Malaki po yun. Million yun eh. Kaya lang, yung 1,000,000, wala nang papasok sa'yo. Na pera. No? Ang lockdown, ano po nag-umpisa last year? March. Kailan po natapos? Kung tutusin, hanggang ngayon eh. Tuloy-tuloy pa rin ang pandemya. Wala kang business, wala kang trabaho, ano na po ang 1,000,000? Palagay niyo po, tatagal po ba? Kasapat po ba? Di ba po, mauubos siya, mawawala. Paano na ang susunod? So, kayamanan po sa mundong ito ay nawawala. Hindi natin mapangawakan. Nabalitaan niyo po ba yung isang mayaman na namatay? Merong isang mayaman na namatay, may-ari ng mga mall. Napakayaman niya. Pero yung kayamanan niya po, hindi po siya nasagip, hindi po siya naligtas doon sa kanyang kamatayan. Nadala niya po ba ang kayamanan? Wala po siyang nadala. Yung kalakasan, kapagtitiwalaan po ba natin ang kalakasan? Yung lakas natin? Sino po nakakilala kay Gloria Romero? No, nung mga panahon ng 60s, 70s, di ba? Napakaganda po ni Gloria Romero. Talagang model, artista. Napakaganda. Pero ngayon po, ano na po si Gloria Romero? Ngayon pong 20th century. Maganda pa rin po. Maganda pa rin po siya. Pero ganda na ng lola. Gandang lola na. Ibig sabihin, yung kagandahan ay nawala. Nawawala. Lahat ng bagay sa mundong ito ay nawawala po. Wala po tayong mapanghawakan. Hindi po natin yan mapagtitiwalaan. Ngunit, ang ating buhay, kapag pinagtiwala natin sa Panginoon, amen? Pinagtatiwala natin sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon sa atin, siyang tutugon ang ating pangangailangan, siyang mag-iingat sa atin, siyang magpapala sa atin. Amen, palapakan po natin ang Panginoon. At siya ang magliligtas sa atin. Christ is the rock
our salvation. Sabi po sa 1 Peter chapter 10 verse 4. 1 Peter chapter 4 verse 8. Lastly, paano itinaas ng Panginoon si David mula po doon sa malalim na balon na punong-puno ng putik? Sabi po sa verse 2. Letter C, sabi po diyan, at naging panatag taglay na buhay ko. Sabi diyan, establish my step. After God, sabi doon, matapos na inalis ng Panginoon si David doon sa malalim na balon na punong-puno ng putik, na hindi siya makaalis sa sarili niya, iniligtas siya ng Panginoon. Sabi diyan, inilagay ng Panginoon ang kanyang paa sa matibay na bato. Ang Panginoon, sabi diyan, lastly, establish my step. No? Ginabayan na ng Panginoon si David. No? Kasi alam ng Panginoon na yung paa, no? Yung talampakan, yung paa ni David ay patungo sa destruction. Yung paa po ni David, kung saan-saan nagpupunta, kaya napapahamak. Bakit po siya nahulog doon sa malalim na balon? Kasi po, mali yung lugar na pinuntaan niya. Diba po? Yung kanyang lakad ay maaaring hindi niya inayos. Ang kanyang buhay, tinawag na siya ng Panginoon. Mula doon sa pagiging pag-aalaga ng mga hayop, a simple shepherd, a simple boy, huh? Sabi niya, is one of the least. Lagi siyang nasa ulihan. Siyaring si David, kanyang buhay. Lagi siya doon sa bukid, naharawan, napapagod. Kasama niya ang mga hayop, pero inano na siya ng Panginoon. Tinaas na siya ng Panginoon. Pinromote siya ng Panginoon. Ginawa siyang hari ng Israel. Isang dakilang warrior ng Panginoon, lingkod ng Panginoon. Pero kung saan-saan pa rin siya nagpunta eh. Kaya nahulog siya doon sa malalim na balon. Kaya nung inalis na ng Panginoon si David, doon sa malalim na balon na yon, ay nilagay na ng Panginoon si David doon sa matibay na bato na sandigan. And then, ginabayan na ng Panginoon ang kanyang mga hakbang. Amen? Sabi nga ng Biblia, di ba? Yung plano daw ng Panginoon, yung plano natin ay hindi plano ng Panginoon. God's plan ay iba sa ating mga plano. Merong mga pagkakataon, gusto ng Panginoon, ayaw natin. Pero sinusunod natin na ating mga sarili, ano nangyari? Papahamak tayo. No? Dahil sinunod natin yung ating sariling kagustuhan. Ngunit kung matututunan lamang natin na sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ang ating mga akbang, ang ating mga yabag, ang ating mga alakad, ay pagtitiwala natin sa Panginoon, ay hindi po tayo mapapahamak. God's purpose in David's life. Ano pang layunin ng Panginoon sa buhay ni David? Not only to become a shepherd, a warrior, a king. Sabi diyan, hindi lang yon ang layunin ng Panginoon sa buhay ni David. But most of all, God wants David become his worshiper. Ang layunin ng Panginoon kay Haring David ay siya ay maging tagapagpuri, tagasamba ng Panginoon. A worshiper of God. At ito po ang tawag ng Panginoon sa kanya. Sabi po sa verse 3, isang bagong awit sa akin itinuro. Papuri sa Diyos ang awit ng puso. Matakot ang bawat makakasaksi at magtitiwala sa Diyos na si Yahweh. Alam niyo po ba na si Haring David is a best musician and isa sa talagang best na praise and worship? Worshipper ng Panginoon. Pag pinag-aralan po natin ang ating kanyang buhay, si David po ay napakahusay niyang tumugtog ng alpa. No?
ng instrumento para po sa pagpupuri at pagsamba ng, sa Panginoon. At dito rin po makikita natin na tayo po mga Kristiyano ay hindi po sapat na tayo po ay iniligtas ng Panginoon, hindi po sapat na tayo po ay gabayan ng Panginoon. Ay kailangan alamin natin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Merong mga pagkakataon na tayo ay pagpapalain ng Panginoon, ibibless tayo ng Panginoon. Meron pong iba sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng makalangit na natinig. No? Napakaganda ng boses. No? Ang tanong paano po natin gagamitin yon? Saan po natin gagamitin? No? Yung iba sa atin ay pinagkalooban ng kakayanan na tumugtog ng mga instrumento. Ayan po. Matututo tayo mag-drums, matututo tayo mag-organ, mag-gitara. No? Pero para saan po yung mga kakayanan na yan? Nalulungkot po ako doon sa mga nakita ko po ng mga kabataan, no? Doon po sa church sa Caloocan. Meron po doon mga kabataan nung umpisa. Nandun yung kanilang desire na maglingkod sa Panginoon. Nandun yung kanilang init sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto nila magpagamit sa Panginoon. So, nag-aral sila ng mga instrumentong yan. No? At sila'y natuto. Pero ang nakakalungkot po, yung iba po sa kanila, nandun na po sa eskolta. No? Nandun na po sa doon sa mabini. At sila po'y tumutugtog ng mga makasalibutang mga awitin at tugtugin. At nakalimutan na po nila na yung layunin na sila po ay pinagpala ng Panginoon ay para po sila ay magamit ng Panginoon sa kanyang kapurian. Establish my step. Dito po ako magtatapos sa isa pong maikling kwentong ito. Ayan nyo po na i-share ko sa inyo how God raised me up, paano po ako itinayo ng Panginoon. No? At meron po diyang mga picture, papaliwanag ko po kung ano po yan. Paano po ako itinas ng Panginoon. Kita niyo po, parang adik, di ba po? Ayan po yung aking picture nung ako po ay una pa lang tumanggap sa Panginoon. So, ibig sabihin na yan po yung itsura ko nung hindi pa ako Kristiyano. Mukhang adik, nakakatakot. No? Kasi po, I came from a poor family. Hirap lang po ang aking pamilya. Religious, but having a personal relationship to God. Kami po, ang pamilya namin ay religyoso. Nagsisimba naman kami sa paglinggo. No? Pero wala pong tunay na relasyon sa Panginoon. Hindi po nararanasan ang kapangyarihan ng Panginoon. At magulo po ang aming pamilya, super gulo. Kasi nung ako po'y lumaki, alam niyo po ba natatapakan ako ng mga lasenggero sa igaan? Ganun po, kagulo ang aming pamilya. Nakahiga po kami, natutulog, yung mga lasenggero. Kasama ng tatay ko, ng mga kapatid ko. Natatapakan po nila ako. At ang aking buhay po'y walang layunin. Huh? Matindi po ang kahirapan. Naranasan po namin na kami po'y natulog nang hindi kumakain. Parang patalastas, di ba po? Naranasan po namin yung magkakapatid na natulog po kami, hindi po kami kumain ng gabi. Itinulog lang po namin ng gutom. At walang layunin, dugmok sa kasalanan. At ang buhay po namin ay walang pag-asa. No? Kaya po, ako po'y lumaki na katuga. Alam niyo po ba yung katuga? Kain, tulog, gala. Ilang po ang buhay ko noon.
walang layunin, walang alaga. No? Ang pagising ko sa umaga, gusto ko gabi na, matulog na uli. Kasi parang ganun lang ang buhay. Walang alaga. Pero purihin ang Panginoon, noong month of May 1991, ay nakatagpo ko ang Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon. At tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At in that day, ay God slowly fixing my broken life. Unti-unti ay inayos na ng Panginoon ang aking buhay. Kaya po, yung sumunod na picture, ayan po. Ayan po yung first step ng Panginoon para baguhin ang aking buhay. Ako po ay binigyan niya ng pagpapala. Ako po ay nakapag-asawa. Biruin niyo yun. No? Walang alaga, walang ambisyon, walang layunin. Pero dahil sa Panginoon, yan, bless po ako ng Panginoon. Yung asawa ko po, maganda po yan. Hindi lang po mabait, maganda po yan. Yan po si Pastor Lobarbio ang nag-bless sa amin. At nung araw na yan, ay inayos ng Diyos ang aking buhay. Binigyan niya ako ng layunin. God, give me a purpose in my life. No, nagkaroon na ng layunin ang aking buhay. Nag-asawa na ako eh. Bless na ako ng Panginoon. At alam niyo po yung mga witness dyan. Yan po, yung witness. May witness po ako dyan sa biyaya ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Yung sunod pong picture. Ayan, medyo madilim. Hindi niyo po makilala. Ayan, si Pastora Tess. Ninang Tess po. At yung isang picture na sumunod. Ayan po sila. Sampung ninong, sampung ninang. Sampung ninong, sampung ninang. Dalawang po yan, mga tao na naging witness po. Naging witness po namin sa kabutihan ng Panginoon sa aming mga buhay. Binigyan na ako ng Panginoon ng layunin. Meron na akong purpose sa buhay ko. Hindi pa po sapat yan. Hindi pa dyan natapos ang Panginoon. Sabi dyan sa sunod na picture. The Lord give me a treasure. Kasi nga, wala akong yaman, wala akong alaga, no? Sa buhay. Talagang walang laman ang aking bulsa. Noong ako po ay hindi pa Kristiyano. Alam niyo po ba, trivia po ito, no? Ako po ay 18 years old na nung nakapasok sa Jollibee. Di ba po? Nakakalungkot, di ba po? E samantalang iba, one year old pa lang, nasa Jollibee. Ako po, 18 years old, doon ko lang nakita yung loob ng Jollibee. Hindi pa po ako nakakain doon. Nakapasok pa lang ako. Pero ang Panginoon po ay mabuti at siya po ay Panginoon na nagpapala at binigyan niya po ako ng yaman. Pinanganak po noong January 31, 1997, yung aking panganay si Misael. At ngayon po ay one week na siya nakasakay sa barko. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sapagat mabuti ang Panginoon. God, give me a treasure. And then lastly, yung aking pong pangalawang anak, ayan po. Yan naman ay nagpapatibay ng ugnayan namin ng Panginoon. No, kasi meron akong layunin, meron akong yaman, meron akong blessing sa Panginoon. Pero hindi yan sapat para magpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba, since 1991, ay napakarami pong mga ups and downs, napakarami pong mga pagsubok na dumaan sa aking buhay, marami pong frustration, no? Marami pong mga panahon na talagang discouraged ako sa aking Christian life. Ako po ay nakaranas ng paglugmok, natisod, diba? Nagalit. Doon po sa aking buhay, pananampalataya, at alam niyo po, ang napakasakit, minsan, yung mga tao na
magiging dahilan ng kasakitan ng iyong damdamin, ng iyong puso, ay yun pa yung mga taong malalapit sa iyo. No? Yun yung mahirap. Yun yung masakit doon. No? Napakadami ko na pong mga discouragement na naranasan. At hindi po sapat na ako'y may layunin at may pagpapalo sa Panginoon. Alam ng Panginoon na dahil dyan, maaari akong tumalikod sa Panginoon. Maaari akong lumayo sa Panginoon. At merong mga pagkakataon na sa buhay ko, sa paglilingkod sa Panginoon, sa bahay Kristiyano, ay tinry ko na lumayo sa Panginoon. Alam ng Panginoon, kilala niya ako, kilala ako ng Panginoon. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinagtibay ng Diyos ang aming ugnayan. God gave me a covenant, no? Sa pamamagitan po ng aking pangalawang anak. Alam niyo po, yung anak ko po niya, si Tyrone Eliasar, pinanganak po siya noong January 4, 1999. Ay, after po ng 3 years, siya po ay nagkaroon ng matinding karamdaman. Nagkaroon po siya ng enlargement of the heart. Lumaki yung kanyang puso, yung kalahati ng kanyang puso ay lumaki. 3 taon lang po siya noon. At nung sabi po ng doktor, sabi sa amin, wala na po, mamamatay na yung anak namin. Mawawala na siya. Kasi pag hindi po pwedeng operahan. Bakit po? Una, hindi namin kaya yung gastos. Kasi million po ang magpa-opera sa puso. O, pangalawa, ay kahit ma-operahan siya, hindi yun magagarantiya na magiging normal ang kanyang buhay. Para na siyang robot. Hindi pwedeng magalit, hindi pwedeng mapagod. Anong klase yun? Paano ka pa nabuhay? So, and lastly, yung hindi na po niya kakayanin kasi 3 years old. Yung bypass, yung operation sa heart. Kaya sabi po ng doktor, uwi niya na. Wala tayong magagawa. Nasa kamay na ng Panginoon. So, umuwi po kami sa bahay. And then, dinulog ko po sa Panginoon. Lumapit ako sa Panginoon. Sa aking anak, sabi ko, Lord, ako'y naglilingkod sa iyo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa iyo. Ako'y naniniwala na ikaw ay Diyos ng Himala. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling. Ako po'y dumulog sa Panginoon at pinangawakan ko ang katapatan ng Panginoon na siya ang ating dakilang manggagamot. Alam niyo po, after 1 month, bumalik po kami sa ospital. At tinest po yung kanya pong puso. Dumaan siya sa to the echo at sa mga test po. Nagulat po yung doktor namin. Dalubasa po siya sa puso. Specialista. Nagulat po siya. Kasi nakita niya po doon sa mga test na yung puso po ng anak ko na dati kalahati malaki ay bumalik sa normal. Lumit na po. Palapakan po natin ang Panginoon. Pero sabi po ng doktor sa amin, wag kayong pakante. Sabi niya. Kasi yung mga ganyang sitwasyon ay bumabalik yan mga 3 to 5 years. Babalik yung karamdaman. No? Pero purihin po ang Panginoon, pinangawakan ko ang pangako ng Diyos, pinangawakan ko ng Diyos ay nagpapagaling, kinlaim ko na ang anak ko ay pinagaling na ng Panginoon sa sakit niya sa puso. Alam niyo po, lumipas ang 5, lumipas ang 10 taon at hanggang ngayon po, siya po ay 21 years old na. At siya po ay nag-aaral ngayon sa Bethel Bible College at kumukuha po ng religious teacher. Magiging teacher po yan after 2 years. Third year na po siya. At siya po, sa dalawa niyang magkapatid, sa kanilang dalawa magkapatid, siya ang talagang full-time na naglilingkod sa Panginoon at gagamitin ng Panginoon, magiging pastor sa aming pamilya sapagkat siya ang naging katibayan ng ugnayan namin sa Panginoon, covenant ko sa Panginoon na anuman ang mangyari, anuman pagsubok, anuman pandemya, anuman kabigatan ang aking mararanasan, ako'y magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay di nagbabago sa kanyang mga pangako. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Mga kapatid, bagamat tayo po ay nasa gitna ng pandemya, marami po sa atin ay nawawala ng pag-asa. Marami sa atin ay natatakot.
Marami po sa atin na nadi-discourage na po. O nawawala na tayo ng pag-asa. Sabi po ng salita ng Diyos sa Filipos chapter 1 verse 6. At dito po ako magtatapos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa iyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesu Cristo. Hallelujah! Kapag may inumpisahan ng Panginoon, kapag may ginawa ang Panginoon, ang pangako niya, tiyak at palagang gagawin at tatapusin ito ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon for the 17 years of God's faithfulness sa ating pong iglesia, sa iglesyang ito, at sa ating pong mga buhay. Tunay nga, bagamat may pandemya, ang Diyos ay hindi po nagbabago sa kanya pong katapatan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Bago po tayo manalangin, bago tayo dumulog sa Panginoon, itaas natin ang kanyang pangalan, sambayin natin ang Panginoon. Hallelujah! Umawit tayo ng makalangit na awitin. Oh, glorify Jesus! Salamat po, Panginoon. Oh, we praise you. Hallelujah! Hallelujah! We honor you, Jesus. We bless you. Oh, glorify Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambayin ka, Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Narito siya sa oras na ito. Gusto ka niyang katagpuin. Hallelujah. Gusto niyang tugunin ang iyong pangangailangan. Hallelujah. Gusto ka niyang palakasin sa oras na ito. Oh, God. Praise Jesus. Hallelujah. Yes, yes, Lord. Oh, God. Taas natin ang Panginoon. Puri natin ang kanyang dakilang pangalan. Oh. Yes, yes, Jesus. Yes, Lord. The earth and the sea. Oh, natin mga kamay. Taas natin ating mga boses sa Panginoon. Puso natin ang ating mga puso. Narito ang Panginoon. At nais ka tayo patagpunin. Oh, oh, oh. To see the power and the glory, so I'll esteem the stars of it. I will lift up my hands in my death, so I'll esteem the stars. Oh,
Salamat po sa iyong mga banal na salita na aming narinig, Panginoon. Nagtuturo sa amin, gumagabay sa amin, at papalakas sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. At kami po ay merong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inaalis po kami sa balong malalim ng kasalanan, punong-puno ng karunian ng puti. At kami dinadala mo sa matibay na sandigan ng bato, Panginoon. At ang aming mga akbangin, ang aming mga paay, ginagabayan mo sa aming paglakad. Lord, salamat po. Dalangin po namin sa 17 taon na katapatan mo sa iglesia nito. Marami pang taon ay pagkakaloob mo sa kanila, Panginoon. Patuloy mo po silang gagamitin, daluyan mo ng pagpapala. Lord, ito ang pagkatapunan ka lang mga pangangailangan, material, pinagsyal, Panginoon, sa kanila po mga ministeryo, sa kanila po mga paglilingkod. Lord, sa iglesia nito, ikaw po ang magbubuhos ng iyong pagpapala, Panginoon. At patuloy ang tumawag ng mga babae at lalaki, Panginoon, na susunod at maglilingkod sa iyo. Lord, salamat po sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan. Salamat sa mga pagpapala. Salamat sa iyong banal na presensya. Salamat sa tagumpay, Panginoon, laban sa mga pagsubok. Panginoon, sa mga suliranin na amin pong nararanasan. Salamat po sa iyong pangako sa oras na ito, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayan. Salamat sa katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito po ang aming samang dalangin sa iyong lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa mga pangaring pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! And Amen! Praise the Lord! Napagpala po ba kayo sa buhay ni Haring David? Yes. Hindi po ba naiisip, no? Si Haring David, sabi po ng Biblia, siya po ay adulterer, no? Kinuha niya po si Bathsheba, no? Tapos at the same time, siya po ay murderer. Nung kinuha niya si Bathsheba, si Urias, dinagay niya sa unahan ng gera para mamatay. Pero sa kabila nun, sabi ng Panginoon, naakta niya raw kay Haring David, binigyan siya ng title na A Man After My Own Heart. Sabi ko, ba't ganun? Pero doon po sa mga gawa, sinabi po ng Panginoon na nakita ko kay Haring David ang isang puso na handang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Kapag binalikan niyo po ang mga hari, lagi niyang pinagmamalaki sa mga anak ni Haring David, hindi kayo tumulad sa tatay niyo na sa lahat ng aking ipinag-uutos, lagi na tapat ang kanyang pagsunod. Amen? Kaya nakaka-bless po talaga ang buhay ni Haring David, bagamat meron po siyang mga pagkakasala, natabunan iyon ng kanyang katapatan sa pagsunod. At sa gabi pong ito, itatry po natin yung ating pong pagsunod sa pagbibigay. Amen? It's offering time! Sige po, dyan lang po kayo. Alam po ninyo, gusto ko lamang pong i-share sa inyo. Ang dami pong iglesia ang nagsasara. Kasi nga po, wala silang gawain, walang income ang church. Dahil nga walang gawain, walang offering. Pero alam niyo po ba ang ating pong iglesia? No? Bakit tayo nabubuhay ng parabang ang luwag-luwag? Alam po ba ninyo, ng mga kapatiran po natin, napakatapat po sa kanila pong pagbibigay. Alam po ba ninyo, no, marami po sa atin, doon sa loob ng 2 buwan na hindi po natin pagtalo, alam niyo po ba ang mga tithes po nila, tinatabi po yan. Pumupunta po ng bahay. May natyetempo na ako, nakita lang kami sa bangko, nag-withdraw, kaya pala nag-withdraw dahil magbibigay ng tithes. I mean, alam niyo po yan, no? Yung pong pagsunod, no, sa Panginoon, lagi na mayroong karampatang, no, binibigay ang Diyos na pabalik sa atin. Kaya habang nagtatanim tayo, lalong nagbubunga. Kapag ka walang tinanim, nga. Amen? Sige ba, lahat po tayo pumikit. Ihanda po natin natin pong mga kaloob. Hallelujah. Lord, salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga po, Panginoon, hindi po namin kayang sukatin ang katapatan mo. Kahit sa kabila, Panginoon, ng pandemya, sabi nga po ng Pastor Elmer, wala siyang nabalitaan na isa man sa miyembro ng Church of the Living Faith
ay namalimos ng pagkain. Kaya O Diyos, sa gabi pong ito, hayaan niyo po, Panginoon, na kami naman ang magbigay ng para sa inyo. Ito ay mga obligasyon namin, Panginoon, upang sa ganoon ay lalo pang mapalawak na ang mga salita mo ay maihatid pa kusama sulok ng mundo. Lord, salamat po sa inyo. Patuloy po kayo magpala, Panginoon, sa mga bawat taong may katapatan sa kanilang pagsunod sa pagbibigay. Salamat po, Panginoon, po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen! Okay po, bago po tayo magtapos, anyayahan ko po lahat po tayong tumayo para po sa ating pong benediksyon. Tawagin ko po ang ating pong Pastor Perdi para po tayo ipangunahan po. Natili po tayo sa presensya ng ating Panginoon at tayo po idadako na sa ating benediksyon. Pagpasalamat po natin sa Panginoon ang katagumpayan ng gawain ito dahil itong araw na ito, ito yung special day para sa mga nanay, gayon din naman ay 17th anibersaryo na kabutihan ng Panginoon ibinibigay sa atin at ang kanyang mga pagpapala, ang kanyang patnubay, kaya tayo nakakapagpatuloy. Amen? Kaya sa oras pong ito, tayo po lahat tayo umuko. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa 17th taon ng aming anibersaryo. Panginoon, ganito man po, bagamat ganito ang aming dinaranas, dahil sa pandemic, Panginoon, hindi kami magpapapigil sa aming pananampalataya at sa aming papapasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ay aming tinataas, ikaw ay aming pinupuri, sinasamba ka namin, Panginoon, maging ang mga nagdiriwang ng Happy Mother's Day ngayon, Panginoon. Pinagpapasalamat namin ang mga kananayan, Panginoon, pagpalain mo ang may bahay ng bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa kanilang pagpapagal bilang isang ilaw ng tahanan, Panginoon. Ikaw po, O Lord God, ang patuloy na kumilos at gumabay sa kanila, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa gawain ito na yung binigay ang katagumpayan sa amin. Walang sawa kami magpapasalamat anuman ang aming nararanasan dahil sa pandemic na ito, Panginoon. Kami po ay magpapatuloy at hindi kami magpapatigil, Panginoon. Hindi kami magpapatigil sapagkat, Lord, alam namin sa iyo may pag-asa kami, Panginoon. Kaya, Ama, sa pagkakataong ito, O Lord God, katulad ni Haring David, Panginoon, kami ay magpapatuloy, bagamat nagkakasala, O Lord God, hindi mo ito tinitignan sapagkat ang katuwiran ng bawat isa sa amin, dahil sa aming pananampalataya, Panginoon, sa iyo, kami, O Lord God, ay nagkakaroon ng pag-asa, O Lord God, sapagkat ito yung mga pangako mo sa amin. Ama, ingatan mo po ang bawat isa sa amin, O Lord God. Kami po ay dumaranas ng mga pagsubok. Subalit, Lord, ikaw po, O Lord God, ang Diyos na mananagumpay. Sa mga anak mo, ipinagkatiwala ang katagumpayan. Kung paano ka nagtagumpay, gayon din po kami, Panginoon. At walang puwang sa amin ang pagkatakot sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya, Ama, ikaw ay aming pinasasalamatan sa oras na ito. Ikaw ay aming pinupuri. Ibinabalik namin sa iyo ang aming pagpaparangal, O Lord God. Kulang ang pasasalamat namin. Lord, malaya ka, Panginoon, na kumilos sa bawat isa sa amin, sa mga nawawalan ng pag-asa. Panginoon, gamitin mo ang mga anak mo na nagpapatuloy, O Lord God, na naghahanap sa iyo. Ingatan mo po kami lahat. Purihin kami, Ama. O makapangyarihan Diyos. Ganito man ang aming kalagayan, Panginoon. Kami po ay magpapatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Patuloy mong pagpalain ng Church of the Living Faith, Panginoon, ang lahat ng mga kapastoran, mga elders, mga deacons, O Lord God, na nagtutulong-tulong upang makapagpatuloy, O Lord God, sapagkat ang ibang mga iglesia, Panginoon,
hindi na malingid sa iyo, O Lord God, ay nahinto dahil sa pandemic na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan at magpatuloy ka po sa amin. Ama, sa pagkakataong ito, O Lord God, hinihingi namin sa iyo ang iyong pagbabasbas, ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, Panginoon, igawad mo po sa amin. Bigyan mo pong pag-asa ang bawat isa at pag-ingatan mo po kami sa bawat araw ng aming buhay. Purihin ka sa buong buhay namin, Panginoon. Ikaw lamang ang aming tinataas. At sa aming pagtataas ng aming mga kamay, inihingi po namin ang iyong pagbabasbas sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkatayo at ipag-pray na rin po natin sapagkat meron pong konti tayong salo-salo sa ating anibersaryo. Handa po tayo ng konting salo-salo, gayon din po ang ating kapitan, no, na bilang pasasalamat ay ipag-pray po natin ang ating mapagsalu-saluhan. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikan po ay lumalapit, nagpapasalamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Dahil sa 17th anibersaryo namin, O Lord God, kami ay nagdiriwang bilang pasasalamat, bilang handog, O Lord God, ang lahat ng aming mapagsalu-saluhan, Panginoon. Ito ay dahil, Panginoon, kami pinagtagumpay mo at nagpapatuloy ang iyong iglesia, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang bawat pagsalu-saluhan namin, ang mga naghanda, Panginoon, ng mga pagsalu-saluhan ito, Panginoon, magsilbing kabusugan na aming piskal na katawan, Panginoon, at ikaw po ang aming pinasasalamatan. Ama, muli, basbasan mo po ito, O Lord God, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Sige po, makaupo muna tayong lahat. Gusto ko lamang pong tawagan po si Pastora Baby. Pastora Baby, bati ka naman. Alam po ninyo, isa po ito sa haligi po ng ating pong iglesia. Nung tayo po ay nagsisimula, naku, ako po ay blessed na blessed po sa taong to. Bati ka naman, nang makita ka naman ng ating mga kapatiran. Magandang gabi na po ba? Hapon. Ako po ay tunay na nagagalak ang puso dahil po nakarating po sa 17th year. Originally po, dahil Mother's Day celebration, nais po ng apat kong anak na doon kami sa Bukawi, sama-sama. Sabi ko na lang po, luluwas akong maagang maaga dahil ang balak po kahapon pa sila sa Bukawi. At i-excuse na nila ako sa hapon. Eh pero may service po sa Navotas. Kaya buti po nagbago sila ng plano dahil nagpa-dentista yung bunso ko, sa Malabo na lang daw gawin. Pero hindi ko po alam yun, basta nagpalista po ako kay Sister Jean Joyce, parang Monday pa lang yata. Salamat po sa Panginoon dahil tunay siyang matapat sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Tunay na ang Diyos, iba ang kapamaraanan sa ating pamamaraan. Iba ang kanyang kaisipan sa ating isip. Ang tingin natin dahil pandemic, mahirap ang lahat. Pero sa ekonomiya ng Diyos, hindi po yan uma-apply. Dahil mananatili siyang tapat sa lahat ng oras ng buhay natin. At yung senior po ni Pastor Danny Sonyo, yung pong buong kanyang patotoo sa buhay niya. Yung sinasabi niya sa kanyang anak, sabi ko kay Ate Minyang, sinabihan po ako hindi mabubuhay ang anak namin ka, isa-isang lalaki. Pero siya po ay 32 anyos na ngayon. 10 residente ng Mary Johnstone Hospital nagsabi na hindi siya mabubuhay. Siya po ay idinulog ko sa Diyos doon sa CR ng NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Doon po ako umiyak sa CR, nakita ko sa wall, tinanggal na crepe paper, aleluya. Yung pala, yung mga taga-church, sila Pastor Carino, nagpa-fasting na po para sa anak ko. Only 2-day-old. Post-mature, kinain niya lahat ang kanyang dumi sa kanyang sa tiyan ko. Kaya po siya nalason ang kanyang dugo. Pero yung anak ko po ngayon, patuloy kong inihingi ang panalangin ninyo rin
Kinumit ko po siya kasing maging pastor, pero siya po ay isang policeman. Sabi ko, kahit kagabi, Lord, hindi ako titigil. Hanggang ang huling ininga ng buhay ko, makikita kong maglilingkod ang anak kong ito sa iyo. Hindi po ako nawawala ng loob. Ang sinasabi ko lang po, sa katapatan ng Diyos, iniulat ni Brother Almer, nag-start tayo ng nada. Nothing. Kahit isang kutsarita, wala. Sabi niya, kahit isang toothpick, wala talaga. Pero ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Pag tayo ay nanatiling magpailalim sa kanyang yungyong, tukdin natin ang kanyang prinsipyo sa buhay natin. Kagaya ng aming service kanina sa Navotas, He is faithful even to a thousand generation. Ibe-bless niya ang pamilya natin, ang mga anak natin, ang mga anak ng mga anak natin, kaapu-apuhan natin. Ganun katapat ang Diyos. Wala pong pandemya sa ekonomiya ng Panginoon dahil siya ang source ng lahat-lahat. Ang tingin ng mga tao, mahirap. Yung sinasabi po, masakit sa dibdib. Maraming mga fellowship ang uminto. Much more yung mga nagre-renta. Kasi wala pong physical service. Pero ang Diyos tapat sa ating mga buhay. Ang 17 anyos ng Panginoon, we will still count until He comes. We will still pursue at gawin natin ang kanyang bilin. Hindi po excuse ang pandemya. Binigay ng Diyos ang social media para ipangalap po natin ang kanyang mga salita. At patuloy na marami pa rin po tayong mawiwin habang minamarapat ng Diyos na tayo nandito sa mundong ibabaw. God bless CLF Malabon. Hindi ko makakalimutan, senior ni Brother Almer, ang prayer meeting hindi nagkakasya sa 2 oras. Laging may overnight. At ito po ang naging tugon. At nagpapatuloy, marami ang ginagamit na ng Diyos na dati tinuruan lang namin sa Sunday School. All glory belongs to God. Pastor Danny, God bless you po. Salamat sa word na senior niyo sa amin sa 17th year. God bless you. Praise the Lord. Alam po ninyo, masyado limitado po ang galaw natin, pero ang blessing po ng Lord na hindi po napuputol. Dahil po 17th anniversary po natin, nag-prepare po tayo ng konting snack, no? Siyempre, para naman mabil natin na anibersaryo. It so happened, sige po, it so happened, dumating po si Kapitan, tayo po nag-prepare ng snack, siya naman nag-prepare ng dinner. Praise the Lord! And i-acknowledge ko lamang po, gusto ko rin po pabatiin si Kapitan. Si Kapitan po, kadarating lamang po, may 3 araw na, galing po yan ng India. Kapitan, buhati ka naman. Sige po, yan nyo na po yung pagkain. Pwede nyo po kayo rin. Habang nagpe-fellowship po tayo, pababatiin ko lamang po si Kapitan. Gandang gabi po sa bawat isa. At po ay nanonood na gawin po kapalit. Muling makasama po kayo. Sa panahon po ngayon ay hindi po umalit at muling umalit sa Pilipinas. Sapagkat marami po mga dadaan ng mga paano po kami ay humingi ng swab test. Pasensya na po kayo at medyo magulo po ng konti. Ako po ay nagpapasalamat dahil alam niyo po, hindi ko akalain na ako po ay makakauwi pa ng Pilipinas. Sapagkat nung ako po ay nasa barko, ako po ay nagpapasalamat na kahit po sa video ay nakikita ko po kayo. Salamat po sa programa po ng Church of the Living Faith. Binabati ko po ng 17th anniversary. Happy Mother's Day po doon sa mga nanay. Alam niyo po yung ating pong gawain na programa po ng Church of the Living Faith. Hindi lamang po si Brother Ray, kung hindi ini-extend pa po ng Panginoon ang gawain ito doon po sa aking mga kasamahan. At salamat po sa mga kapatiran at walang sawa na patuloy at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Salamat po, hindi lamang po sa ating pong
Mother Church, maging kung sa mga daughter churches po natin, ay patuloy na ginagamit ng Panginoon katulad po ng ating pumbutihing kapatid sa Church of the Living Faith, Valenzuela, na siya po ay walang sawang everyday na nagbabahagi ng salita. Ako po ay, hindi ko po alam na ako po ay makakabalik pa ng Pilipinas. Minsan, nasabi ko po sa aking asawa na nabanggit ng aking apo na yung tungkol po sa aming paupahan. At ako po ay nagbiro. Sa aking pong pagbibiro, ang sabi ko po, huwag kang mag-alala, sweetheart, at ang ating mga naipundar ay pwede na nating paghati-hatiin. Kumbaga sa ano po ay hatiin na namin sa aking mga anak. Ako po ay nagbibiro lamang. Pero minsan bilang Kristiyano po, nandun po yung takot, pangamba, na minsan susubukin po ako ng Panginoon o ng kaaway. Nangyari po sa akin 3 days before na ako po ay papauwi na, napakahirap pong umuwi dahil wala pong bukas na bansa para po makapagpalitan ng tao. Kaya po ang tao nananatili minsan 17 months, 18 months, 19 months, hindi po makauwi. Pero sa pagkakataong ito, ako po ay nangamba. Parang nawala ng pag-asa sapagkat muli pong umulit ang aking cellulitis na minsan ko pong kinamot, ito po ay namaga at muli po akong nagkaroon ng kumbaga sa ano po ay na nagkaroon ng infection. Ako po ay nanginig. Hindi ko halos po maiano yung kamay ko. Ang nangyari po sa akin ay ako ay nangatog. Nagkaroon po ako ng lagnat. At hindi ko alam kung ito po ay COVID na o hindi ko alam dahil po marami po ako nakasalamuha. Hindi ko na po akalain na ako po ay talagang hirap na hirap po ako. Hindi alam po ng asawa ko yung madaling araw po tumawag ako sa kanya. Sabi ko, bahala na kung ano man mangyari sa akin dito. Eh, yun talaga kalooban ng Panginoon. Humingi po ako ng prayer po sa lahat ng ating warrior. Humingi po ako ng prayer sa mga kalalakihan. Humingi po ako ng prayer sa mga, sa kay pastor. Talaga po sa totoo lamang po talagang, ang inisip ko nang baka doon na po ako mamatay. Baka hindi na po ako makauwi. Hindi ko na po makita pamilya ko. At yung sinasabi ko pong paghahati-hatihan namin, baka po ang pag-aakala ko, eh baka po magkatotoo. Kaya po doon sa pagkakataong iyon, sa pagtawag po ng aking asawa, na kasalukuyan po akong nangangatog, ang aking asawa po ay halos mawalan din po ng pag-asa. Sa pagkakataong iyon, yung pagkapastora niya po nawala. Dahil ang sabi niya po sa akin, bakit nangyari naman yan, ang tigas ng ulo mo. Kaya po yung pastora natin, minsan, nag-share po ng salita yan, pero pagka po yung time na talagang galit na galit, eh nawawala din po yung ano niya, yung anointing. Kaya po ang pinag-pray ko po, si Ken po, yung aking pong pastorang anak. Kaya po sa pagkakataong yon, ako po ay pinag-pray. Pinag-pray po ako ng mga warriors natin. Pinag-pray po ako ng mga kapatiran. At yung pong aking pong naramdaman, takot na ako po ay may COVID na. Pati nga po mga kasamaan ko, kinabukasan po noon, ako po ay gumaling. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dahil po kung ako po ay mawawala ng ano, ng, kung ako po ay hindi na, ma, na ano po na, ng COVID-19, eh, hindi po ako makakauwi. Yung pumalit po sa amin, ng mga anak po ni Pastor, eh, hindi rin po makakabalik. Ay, hindi rin po makakapalit. Kaya, ibabalik po sila ng Pilipinas.
Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon sapagkat 3 days before ako po ay gumaling, pagdating ko po ng Iran, anang Egypt, ang pagka-swab test po sa akin ay negative po. Pagkadating ko po doon sa ibang parte ng ibang bansa na meron din swab test, ako po ay negative din. Pagdating ko po ng Cebu, dahil iku-quarantine po kami ng 14 days, sipin nyo yun, hindi sana ako nakarating ng anniversary. Pero alam niyo, kumilos po, Panginoon, through prayer, ako po ay negative din po. Kaya ngayon, masaya po ako, kapiling ko po kayo, salamat po ng marami sa prayer nyo, sa lahat ng ipinagkaloob nyo sa amin, maging sa video na programa po ng ating iglesia. Ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil kami po ay nababahaginan nyo ng salita ng Panginoon. Kaya, mabuhay po ang Church of the Living Faith na binabati ko po ng happy 17th anniversary at happy Mother's Day din po. Maraming po salamat! Praise the Lord! Thank you, Kapitan! Sige po, basta kain lang po kayo. Mayroon lang pong nakaprepare na video si Diyos. Pero ang ating pong gawain, no, kung gusto niyo po makipag-fellowship, okay lang po. Kung meron pa po kayong gagawin sa bahay, tapos na po ang ating gawain. Pero sa mga kababaihan, Happy Mother's Day po para po sa inyo to. Tapos na po ating gawain, fellowship na lang po tayo. It takes a lot to know what is love. It's not the big things, but the little things that can mean enough. A lot of prayers to get me through. There is never a day that passes by I don't think of you. You were always there for me. Pushing me and guiding me always to succeed. You showed me when I was young just how to grow. You showed me everything that I should know. You showed me just how to walk without your hands. Cause mom, you're always worth the perfect friend. Happy Mother's Day sa aking mama, papa, best friend, good buddy, sa aking number one supporter, at lahat na all in one. Happy Mother's Day to the strongest woman that I know. I praise God for your life, ma. I love you. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day po, mami. Thank you po sa pag-aalaga sa magkakapatid araw-araw. Thank you po sa patience and love na pinapadama niyo po sa amin. Always stay healthy po. Alagaan niyo po yung sarili niyo. Huwag niyo po pabayaan. And thank you po kasi nandam ka tuwing may problems ako. Tuwing gusto ko mag-open. Mag-open up about sa school, securities. Yun po, thank you. Sorry po, tunay po siya. Makukulit po kami kung nag-aaway po kami. And always remember po na nandito lang po kami para sa'yo. Hi ma, happy Mother's Day. Salamat sa pag-alaga at pagpapasensya mo sa akin. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin na appreciate mo yun at yung mga paghihirap mo. And I pray na sana bigyan ka pa ni Lord ng kalakasan at mahabang pasensya. Ayun lang. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Lola, may snappy clip.
sa pagiging mami at daddy namin, all in one. Proud na proud kami sa'yo. God has been so good, blessing me with a family who did all they could, never meant a year's of grace. And it flatters me when I see a smile on your face. Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay dito po sa Church of the Living Faith. So gusto ko lang din po sana i-take itong opportunity na ito para batiin po ang aking buting ina na si Pastora Tess. Yan, Happy Mother's Day sa atin, Mami. At ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng privilegyo na maging isa sa mga Tres Marias mo. So, ang magkaroon ng isang ina na may malaking pananalig sa Panginoon ay isang malaking blessing para sa akin. And kaya sana continue to keep on reaching souls for the glory of God at nawarin ay bigyan ka pa ng mas mahabang buhay ng Lord at mas malakas na pangangalaga. So yun lang ang tanging mahihiling ko sa Lord na sana sa mga natitirang panahon mo at ipapa magkaroon ako ng opportunity na maibalik sa inyo yung dating kapulisan sa at lagi mong tatandaan, hindi ko man to lagi nasasabi sa iyo araw-araw, I love you, Mami, mahal na mahal ka namin, at nawa ay pagpalain ka pa ng at tulungan ka niya na at samahan ka niya sa mga panahon o sa mga araw na I wanna thank you for what you've done. In hopes I can go back to you and be the perfect son. Show me when I was young just how to grow. Show me everything that I should know. Show me just how to walk without your hands. Cause Mom, you're always worth the perfect fan. You show me how to love. Show me how to care. For that time, and I'm proud to say you're mine. You showed me when I was young just how to grow. You showed me everything that I should know. You showed me just how to walk without your hands. Cause Mom, you're always worth a perfect friend. Mom, you're always worth. Mom, you're always worth. Cause Mom, you're always worth a perfect friend.